Sabi po sa quote, train in same or remain the
the same. Okay? Ano ibig sabihin yan? Yung iba po, pagka halimbawa mga Pilipino, pag inaya mo Christmas party, ate, tama mali? Yes. Pag inaya mo sa party, ate, tama mali? Yes. Tama? Inaya mo sa gimika na sasama? Yes. Pero ihayain mo sa mga seminar, sa mga training, sumasama? Yes. Dami reason. Keso traffic, keso mainit, keso umuulan. Tama po ba? Yes. Kaya po mga Pilipino, karamihan, yung mayaman o naghihirap? Naghihirap. Because many of us wants to choose entertainment, okay, instead of knowledge or learnings. Tama po ba? Yes. Okay. Some of us, siguro nasa bahay ngayon, tama, nanonood ng probinsyano. Ano ba yung mga palabas niya? Ha? Mga ganun, okay? So, na-entertain po ba sa panood ng mga television? Na-entertain. Pero yung problema mo after mong patay yung TV, andun pa rin po ba? Andun pa rin. So you have to face the reality that you have a problem. And the only thing to solve your problem is to face it and to accept that you have a problem. Most of us, problem natin is lack of financial. Tama po ba? And that's the main reason kung bakit tayo sumali kay IAM Worldwide. Tama po ba? And sa ganitong negosyo, para kumita ka po ng malaki, kailangan mo mag-invest ng maraming learnings. Tama po ba? Okay, so I'm so excited because this 3 days straight na training po, ako po ang magiging trainer. Okay lang po ba sa inyo? Okay, so I hope po na kung sino po yung nandito ngayon sa day 1, may kita ko pa bukas sa day 2. Okay po ba yun? Yes! And sa day 3, okay po ba yun? Yes! Okay, so maganda po kasi magkakaroon tayo ng momentum sa training natin. Supposed to be our topic for tonight is IM5, right? Okay, which tackles about the prospecting, the inviting, the presenting, and the closing and follow-up, which is the skills. But before po ako mag-start sa IM5, gusto ko unahin ko muna ngayon, okay, yung protocol, which is the basic muna na dapat mong maintindihan, okay, or matutunan since bago ka pala distributor ng IM Worldwide. Okay lang po ba yun? Mauna muna ang protocol, okay lang po ba? Kasi sabi niyo naman, dito, nandito kayo. Okay? Ayan, okay? So, before tayo mag-start, may mga nakaupo po ba sa ayan? Okay? So, sino po yung mga nasa likod na gustong yumaman? Abay, bahati po yung nandito sa harapan, okay? Para kayo po ay ma-share ng blessing, okay? Kung sino daw po yung natatansigan ng laway, ito po yung susunod na milyonaryo. Okay? Sige, anyone from the back na gusto po nandito sa harapan? Okay, feel free po. Do we have clicker po? Ayan, okay. Huwag mong you here heard the topic protocol or napakinggan na natin na natas po kamay. So, very few, okay? So, one of my favorite topic po na dinidiscuss to every time may training. And I want you to, kumbaga na ma-understand mo talaga to kasi pag ikaw ay nagkaroon ng downline, okay, isa to sa mga dapat mong i-discuss sa kanya. Okay ba yun? Para kayo ay may pagkakaintindihan kung paano niya tamang gagawin yung negosyo. Okay? Okay, good. So, start tayo. Ayan. Pakibasa nga po ang ibig sabihin ng protocol. 1, 2, 3. The rules of correct or appropriate behavior for a group of people or a particular situation. Alright. So, do you believe kahit saan kang pumuntang organization, meron mga sinusunod po yan na protocol? Yes. Sample, pumunta ka sa military, meron po bang standard? Yes. Pumunta ka sa school, may standard din po ba? Yes. Pumunta ka sa ibang bansa, may standard din po ba doon? Yes. So lahat po ng mga organization sasamahan mo, for it to become successful, kailangan may sinusunod po na standard. Okay? So, kung ikaw ay bago, at least bago ka pa lang, alam mo na kung ano yung standard na susundan mo. Okay? Sa paggawa mo ng negosyo natin. Okay? Ayan. So, medyo mahaba itong topic na to, kaya okay lang po ba manumpa po tayong lahat? Okay lang, tayo tayo lahat? Sige po. Tayo po tayo lahat, taas ang ating kanang kamay. Okay? Sumunod sa akin sasabihin. Okay? Ako? Ako? State your name? Ako? Ito to. Okay, ako? Ako? Pangalan? Ako. Ay nangangako? Nangangako. Hindi makukwit? Hindi makukwit.
pakikinig ng training tonight. Sa pakikinig ng training tonight. Sapagkat ako'y naniniwala. Sapagkat ako'y naniniwala. Na kapag natapos ko ang training na to, ako ay magiging multi-millionaire na ng IAM. At ako'y nangangako. Na hindi lalabas ng room na to na hindi babalik. Salamat. Thank you at palapakan niyo sarili niyo. Ayan. Nanumpa na tayong lahat, ha? Okay, kasi baka mamaya, ang mga 2-3 ay alam ko na yan. Acne. Tama? Okay. Before pala ako mag-start, I'd like to acknowledge the presence of the members of the Millionaire Circle. Palapakan natin sila Mentor Precious Grace Capilli. Grabe. Ferrari owner na, nandito pa rin. Sila Mentor Nico and Bridge. Palapakan natin. Mentor Jane, Mentor Ika, Mentor... sino pa ba? Daming mentors na na millionaire. Okay, hindi natin mag-say si Mentor Lay. Okay? So, nakakatuwa, no? Kasi even the millionaires of the company are still attending training. So, how much more pa po yung mga gusto palang makabuild ng malaking network? Okay? So, let's start with the number one. And number one, the most important po na protocol dito sa company natin. Okay? Ang sabi po dyan, follow ethical business practices. Number one, do not recruit IAM distributors to join other companies within IAM premises or activities or to join two companies. Okay? I understand many of you guys been to other multi-level marketing. Tama po ba? Yes. Pero the moment na sumali ka kay IAM Worldwide, you have to forget na member ka na ng ibang company. Bakit? Kasi hindi ka po magiging successful kapag dalawang kumpanya ang tinatrabaho mo. Tama po ba? Parang pag-ibig lang yan. So you think mag-work out ang isang relationship kapag dala-dalawa ang minamahal mo? Ha? Bakit parang may nag-agree? Okay? Mukha na pa-practice ha. Okay? So hindi siya mag-work out. Tama po ba? Okay. And then wala pa po sa history na dalawang na networker na nag-top one sa dalawang kumpanya. Tama po ba? Napakahirap po nun. Okay? So if you want to become successful in IAM Worldwide, you have to decide na IAM Worldwide lang hahatawin mo. Okay? Bakit? Pakisabi nga bakit? Bakit? Kasi kahit anong company pa naman po ang pasukan mo, pare-pareho lang po yung tatrabahuhin mo. Tama po ba? Pare-pareho magdadaan sa proseso. Okay? Yun nga lang, ang ayaw po natin mangyari sa atin bilang mga network marketers is yung maging junkie tayo. Ano ba yung junkie? Yun yung tawag sa mga networker na patalon-talon ng kumpanya. Example, nag-join sila dito, hindi kumita ng 6 months, ay pangit, lipat tayo dito. Tama? Tinrabahin na ito, nahirapan, ay pangit, lipat tayo dito. Imagine mo, naka-limang kumpanya ka na, lahat ng kumpanya pangit. Tapos yung pang-anim, baka hindi na pangit yun, ikaw na yung pangit, okay? Para sa kumpanya na yun. Naiintindihan nyo po? So, wala pong network marketing na totally po talaga, no? Kasi, hindi natin pwede sabihin, ay yung Worldwide lang talaga ang pinakamatindi sa lahat. Bakit? Kasi sa lahat ng kumpanya, may kumikita, merong hindi kumikita. Tama po ka? May mga companies na ang produkto nila, napkin, pero may kumikita. Meron din hindi. May mga kumpanya ang produkto nila, ballpen. Tama ba? Pero may top earner, meron din hindi. Sa IAM Worldwide, nandito na lahat ng maganda. Tama po ba? Nandito na lahat ng magandang product, magandang marketing strategy, magandang marketing plan, etc., etc. Pero may kumikita? Yes. Meron din bang hindi? Yes. So wala po pala sa company. Nasa sayo pala kung tatrabahuhin mo wholeheartedly ang kumpanya na to and dun ka magiging successful. Just imagine, para ka lang nag-enroll sa gym. Familiar po sa gym? Yes. Di ba lahat ng gym meron yung membership fee? O meron na po ngayon na libre na lang, basta ano lang, kawang gawa charity. Di ba? Lahat merong membership fee, maliit o malaki. Tama po ba? And kahit mag-member ka ng pinakamalaking membership, okay, dun sa gym na yon, kung hindi ka po pupunta dun araw-araw para mag-workout, may mangyayari po bang resulta sa katawan mo? Definitely wala. Tama po ba? So parang ganun din sa negosyo natin. Kahit nag-member ka pa ng gym, kung hindi mo siya hatawin araw-araw, okay, di naman kailangan buong 24 hours eh. At least unti-unti, ginagawa mo siya consistent, meron at meron mangyayaring resulta sa'yo. Tama po ba? Yes. Sa gym po ba may mga coach and may mga trainers, may mga mentors din? Yes. Yes, tama? Binabayaran po ba sila? Yes. Yes, may extra na bayad yun. Dito nga walang bayad, libre na lang. Tapos ayaw mo pang
Umatin. Tama po ba? Okay. So, binabayaran mo yun. Pero, pwede po ba na yung trainer mo ang magpo-push up para sa'yo? Diba? Bigyan ka 100,000 push up mo lang everyday. Kanino katawan ng lalaki? Sa'yo o sa trainer? Sa trainer. Plus, nakapera pa siya. Nangyayari po ba yun? Gusto mo, pag nag-PIN ka, apply mo lang magtotok. Apply mo lang lagi mag-training. Apply mo lang lagi mag-set ng mga events, etc., etc. Kaninong resulta ang nabibil? Sa apply mo. Tama mo ba? Hindi sa'yo. Akala mo lang nakakalamang ka kasi kumikita ka, apply mo, tumatrabaho sa lahat. Pero totally, wala ka pong growth na nangyayari. Walang growth na nangyayari sa sarili mo. Nagigets po? So, it's very important na ikaw mismo maging hands-on sa negosyo pinasok mo. Because this is individually business. Tama po ba? Yung mga mentors, mga uplines, guide mo lang yan sa negosyo na to. Pero ikaw at ikaw pa rin ang magtatrabaho para magkaroon ka ng magandang resulta. Bonus na lang po sila. Pakitabi nga po yung katabi mo, sabi mo, bonus na lang si upline. Bonus na lang si upline. Clear po ba yun? Yes! Okay. So, clear tayo dyan, ha? Alam niyo po ba ang sabi sa amin lagi sa training ni DPI ka? Kailan si DPI ka? Super successful na networker. Talagang nakapag-create ng legacy and the living legend sa network marketing si DPI ka. Ang pinaka-tumatak sa akin sa mentoring namin is kapag hindi mo daw na-accept ang katotohanan na ikaw ang dahilan ng pag-asenso mo, hindi ka asenso. Nag-gets nyo? Kasi minsan iniiba, biniblame sa ibang tao yung nangyayari sa kanila. Ay kaya walang nangyayari sa akin because of this, because of ganyan, mga ganito. Nangyayari po ba yan? Yes. Yung blame game? Pag ikaw po ay mahilig mag-blame ng ibang tao, you will never be successful in life and any career. Yes. Kailangan po maging 100% responsible ka sa nangyayari sa'yo because that is your own life, that is your own business. Tama po ba? Wala po tayong sisisihin. Clear po ba tayo doon? Yes. Okay, yun yung first step. Kaya po yung umattend ka ng training na yon, hindi ka pinilit ng upline mo, walang nagkulit sa'yo, ibig sabihin, ikaw ay responsable sa sarili mong success. Okay? And to become successful, you must be a responsible one. Tama po ba? Yes. Okay. Number two, do not sponsor nor encourage the sponsoring of an existing active distributor from another group or distributor into your group. Okay? Ito, meron po nangyari. Direct ko na, okay? 2 years ago. Then, nag-PM sa akin. Mentor, okay lang ba magpa-mentor sa'yo? Sabi ko, sure, okay lang. Kamusta? Kasi sa Cebu na to. Sabi ko, oh, kamusta? Tawag dito. Diyan ka pa rin ba sa Cebu? Sa summer na po ako, ganito ganyan. Kasi kakasimula ko pa lang, may mga 2 months pa lang ako. 2 years ago na, Jen. 2 months pa lang daw siya. What do you mean 2 months pa lang? 5 months na pala ako. What do you mean, nag-PM ka ulit? Yes, mentor. Sabi ko, ba't nag-mentor ka ulit? Lifetime yung account natin. Ibig sabihin, 2 account niya kay IAM. Ibig sabihin, nilabag niya ang rule ng kumpanya na 1 account policy. Tama po ba? So, automatically, termination of account. Sabi niya, hindi ko po alam. Aware ba yung tao na yan na ikaw ay member na? Sabi niya, yes po, aware siya. So, yung nag-responsor, nilabag ang rule na no cross-lining policy. Another termination. Palakpakan naman natin sila. Now, anong point? Diba? Gusto niyo po bang ma-terminate sa napakagandang kumpanya? Gusto niyo po bang mawala lahat ng privileges niyo? So, wag na wag po natin gagawin na yung member na sa iba, i-member pa po natin. Okay po ba yun? Clear po ba tayo dun? Okay. Then, pangatlo, kung sino yung nag-invite and nag-present, dun dapat ang client. Okay? So, we have the application form. Tama po ba? Kapag nagtotok ka, very important na mapafill up mo ng form. Kasi dun sa form, nakalagay dun, na kapag nag-sign up ka sa tao na to, hindi ka pwede mag-sign up sa ibang distributors. I think mga 90 days hindi pwede. Okay? So, ang mangyayari dyan, okay, parang katulad na to ng ibang mga nasa sales. Kasi I believe si ma'am nasa sales din. Kapag may nag-walk-in sa kasa at napapilap na, kahit nakilala mo pa, hindi mo pwedeng kunin. Tama po ba? Pagka kinuha mo, anong sanction?
may mga tawag dun eh, no? may mga ganung level. So, tini-clear na po ng management ang IAM Worldwide kung ano po yung pwedeng gawin po doon. So, kung halimbawa ikaw ay mapapa-fill up ng form, ilalagay po dun sa, ilalabas natin na bagong application form, okay, according sa ating pinaka-head manager, na you have to ask the person before mo papilapan, may nakausap ka na bang member ng IAM Worldwide? Okay? O kaya na-presentan ka na ba? Kasi minsan po, ang mangyayari sa ibang mga natotok, ayaw nilang ipaalam na natok na sila kasi ayaw nila sa person na yun. Wala namang masamang umamin. Ang importante lang, at least, wala pong mangyaring conflict. Para at least, ikaw na, yung tao na gustong lumapit sa'yo, hindi mo na i-accept. Kasi una-una, ayaw mo nang conflict. Kasi ang negosyo mo natin, long term, pakisabi nga long term. Ibig sabihin, matagal tayo magkakasama sa ganitong negosyo. Tama po ba? Yes. So, ayaw natin na may ka-conflict. Tama po ba? So, para ikaw mismo, sabihin mo sarili mo, hindi ka rin napagod, hindi ka rin, kasi sabihin mo, napagod din ako, nag-assist din ako, dapat sa akin yan. Hindi. Tama po ba? You have to ask first, meron ka na po ba nakausap na taga-IAM Worldwide? Tama? Baka mamaya meron. Kasi meron po kami sinusunod na protocol. Okay? Para clear po tayo. Okay? So, ganun po yan. Then, meron naman tinatawag na abundance mindset. Pakisabi nga abundance mindset. Abundance mindset. Abundance mindset is iniisip mo sobrang daming tao sa labas. Kung ayaw sa'yo sumali ng isang tao na yan, okay? Bakit mo pipilitin yung siya na sumali sa'yo kung ayaw naman niya sa'yo? Tama po ba? Ang isipin mo na lang, maraming prospect dyan. But the person na sasalihan ng tao na yun, since unethical yung ginawa niya, kasi napresenta na siya, tapos sasali pa siya iba. So parang simpat siya dun sa una, sige hindi ko na lang din i-accept. Since yun naman yung nandun na sa gagawin natin manual. Clear po ba tayo dun? Yes. Okay. Kasi may nangyari din na ganyan. Alam mo yung pinakain na yung client, pinashow may na, nagbigay pa ng mga sachet ng mga barley. Tapos eventually nakita niya dun, masamak to, tinotok ulit. Okay, tapos sabi ng client, eh may karapatan naman namin mamili kahit may inong sali. Tama po ba? So, para at least magkaroon na po ng standard yung company natin. Okay po ba sa inyo yun? Yes! Okay. So, fair enough po tayo doon. Number, next po natin, okay, do not sell or solicit non-IAM products within IAM premises or events. Okay? For example, yun yung mga solicitation, hindi po natin yan pinapractice sa kumpanya po natin. Okay? Yung mga donation, okay lang yun. Pero yung magsosolicit tayo ng cash, hindi po siya allowed. Okay po ba yun? There are a lot of organization outside, I think, na nagbibigay ng mga ganong solicit, mga ganon. Clear po ba tayo? Okay. Then, yung pag-sell ng other products. Tama? Halimbawa, coffee with Duta tayo. Ay, hindi nag-effect sa'yo. Ito, meron ako ibang product. Okay? May mabisa to. Okay? Hindi po yun allowed sa atin. Okay? Within our co-distributor kay IAM. Okay? Are you learning? Yes! Ayan. Yan lang naman yung isang mga pinakamabigat. Okay? Sa atin. Kaya that's the number one. Next po natin. Clicker. Next po. Ano ba? Sir? Paano nyo? Palakpakan naman natin mga bagong dating. Yeah. Okay? Million palakpak sa ating ovation for our Vice President. Andito po ngayon. Nag-aapin ng training. BTI ka. Grabe. Thank you so much. No? Mas narap ulit tayong nervous. Kanina medyo na-nervous na tayo kay Mentor Peach. Eh. Ngayon talagang ano eh. Nakakatuwa na talaga. Okay? So nakakatuwa no? Kasi very active. Saan ka nakita ng owner ng company? Di ba? Na makakadaon palad natin dito sa training na to. Okay? Di ba sa ibang company, kailangan mo pang dumaan sa mga sangkatutak na sekretary. Tama po ba? Okay, pero dito, nandyan na, no? Kaya, alam nyo na, nandyan sa likod, walang makakaalis, ha? Okay, walang mag-CR na hindi nababalik. Okay? Ayan. Next natin is, follow standard pricing policies. Okay, very famous sa atin yan. Aware tayo dito na lahat po na nare-report at meron proof
May mga screenshot na nagbenta ng below the price, automatically terminated po ang account. Ang maganda dito, hindi lang terminated, sisikat pa sa social media. Bakit yung mismong official page ng IAM, ilalagay ka doon, notice to the public, at yung picture mong napakaganda, terminated. Okay? Gusto mo po bang sumikat ng ganong paraan? Okay, hindi sa millionaire circle ang poster mo, no? Notice to the public, no? Kasi terminated ka na. So please po, okay, kahit anong pilit sa inyo, mga kamag-anak mo, kakilala mo na ibaba ang price mo, huwag niyo pong ibababa. Bakit unang-una, we have the best quality na product. At pag quality ang product, hindi yan binababa, tinataas pa nga yan. Tama po ba? Okay. So please, ako, ginagawa ko pag nagtotalk ako, dun pa lang sa first way of earning, yung direct selling, dinidiscuss ko na agad na no underpricing, termination of account agad. Para at least aware sila na hindi na sila magbebenta. Kasi iba, hindi dinidiscuss na terminate. Hindi kasalanan mo, hindi mo sinabi na bawal pala mag-underprice. Clear po tayo doon? Okay. Next is, do not encourage personal loans. Okay? Because this may result to future conflicts. Tama po ba? Yan yung na-discuss ni VPI ka before. Okay? So as much as possible, huwag natin encourage yung mga, uy, sige na, pasalihin mo na ako kasi, ano, hahataw naman ako, babalik ko na lang sa inyo yung 198,000. Okay? Grabe, no, nag-jade, no, pinahiram mo. May gumawa ba nun? Okay? Okay? So please lang, bakit? Kasi gusto natin yung tao, paghirapan niya, yung pang-member niya. Bakit unang-una tayo, pinaghirapan din natin pang-member natin. Tama po ba? Ginawan din natin ang paraan. Tama po ba? Kasi pag gusto may paraan, pag ayaw maraming bilang. Ganito na yung logic niyan. Okay, kasi may nagtanong na sa akin, pwede mo i-member mo na ako dyan? I-position mo na ako kasi nahataw ako, may grupo ako eh. Diba sabi ko, pwede ka bang magnegosyo sa labas, tulimbawa, Jollibee? Magpa-franchise ka ng Jollibee pero hiramin mo muna yung puhunan ng Jollibee kay Jollibee. Pwede ba yun? Diba? Wala pong ganon. Kung gusto mong magnegosyo yun, kailangan mong mga kapital. Tama po ba? Okay. Ngayon, member na, nangyayari pa rin yun. Okay? So, case-to-case basis naman yan. Pero as much as possible, huwag po natin encourage yung mga personal loans kasi meron naman po mga credit loans sa labas na pwede nilang lapitan. Tama po ba? Okay. Kasi kapag ikaw ay nagpa-utang at ikaw ay nangutang, dalawa yung mangyayari. Either you are the servant or you are the master. Tama po ba? So kahit friend na friend pa kayo, humihiram ka dito sa isa, parang master mo na siya. Di ba nagtatrabaho ka para sa kanya? Ang hirap naman nun. Tama? So as much as possible, hindi natin encourage po yan. Clear po ba tayo dun? Okay. Next natin. Okay. Is believe in your company. That is the number one po. Pag sali mo dito, dapat 100% ang paniniwala mo sa kumpanya na to. Bakit unang-una, bakit ka sumali kung wala ka namang believe sa kumpanya? Tama po ba? So ikaw ay member na, dapat ikaw ang unang-una nagtatanggol ng kumpanya natin sa iba't ibang companies. Tama po ba? You have to protect, preserve the values, the ethics, and the vision and the mission of the company. Tama po ba? Because you are already an ambassador of IAM Worldwide. Tama po ba? So, you have to first, para masabi natin may believe ka sa kumpanya, dapat alam mo yung history ng company. Kailan ba nag-start ang IAM Worldwide? March 2017. Tama po ba? Yun yung ating grand launch, tama? And then nag-anniversary tayo, first anniversary natin saan? Mowa Arena. Second anniversary saan? Saan? Oh, di ba? Sa Araneta. Okay? So, dapat alam mo yan. Also, dapat alam mo yung vision and mission ng kumpanya natin. Okay? You simply spreading hope. Alam niyo yung hope? Di ba? Help? Ano pa? Opportunity, prosperity for everyone. We are not just about promoting earning money. Di ba? Pinapromote natin na tayo ay maging wealthy at the same time healthy din. Tama po ba? Okay, kasi ano natin yung yaman natin kung tayo may sakit. Tama po ba? Okay. And then, the strengths of the company. Sobrang daming strengths ng kumpanya. Number one, okay, ang kagandahan ng kumpanya natin is, ayan, okay, we are into one account policy. Tama po ba? Okay. Anong difference ng one account sa multiple accounts? Okay, kasi usually, karamihan sa ibang mga companies, multiple accounts. Tama po ba? Okay. So, ganito po yan. Pag multiple accounts, usually mga 3 heads, tama? O kaya 7 heads. Halimbawa, may referral ka, may invite ka, magkakamag-anak, ang ginagawa mo, pinaghihiwa-hiwalay mo. Tama po ba? Para tsumigil lahat ng account. Ang kagandahan dito, kapag one account policy, isang linya mo na lang yan, ilalagay.
Tama? At hindi mahirap pong trabahuhin. Okay? Kasi yung isa lang yung pinofocus mo na account. Tama? Ang hirap kaya ng maraming accounts. Tama? So ngayon, ang advantage pa dyan is mataas ang potential income. Ano yung ibig sabihin nun? Yung usually ng mga binary sa labas is meron lang silang ceiling. Okay? Nakikitain. For example, you avail 8,000. Ang ceiling lang niya, let's say, 100,000 per week. Okay? Ibig sabihin, kapag nag 200,000 ka, natapon na yung 100,000. Hindi siya kagaya sa atin na pag nag-suffer ka, magkano na limit mo pag suffer? 200. Pag rupi ka, 400. Di ba? Tumataas sa pinakamataas, Crown Alpha Mentor, 3 million per week to 12 million sa sales match. Tama po ba? So, ang ginagawa ng iba para kumita ng mas malaki is magbubukas ng iba pang mga accounts. Pero pag bukas ka ng accounts, talagyan ulit ng mga tao yan. Tama ba? So, tatrabawin mo pa rin. Kaso, you cannot deny the fact na kahit kumikita yung mga account na yan, kahit nati 3 million na to, ito pa rin yung marireceive mo linggo-linggo. Tama? So, sa atin, meron po one-on-one policy, okay? Mas ma-arrange mo na maayos yung network mo, matutulungan mo yung mga downlinks mo, spillover through spillover system, and then at the same time, tumataas yung potential limit ng account. So, hindi ka po nalilimitahan. Kumbaga, hindi ka parang empleyado na fix lang yung kinikita. Tama po ba? Negosyante ka talaga. And then, ang maganda dito sa atin is, wala tayong gift certificate. Tama? Ano yung gift certificate? Yung every time may paying ka, halimbawa sa one time, yung 500 doon, gift certificate o voucher. Hindi siya lahat pera. So, 1,000 ay makuha mo. Sa atin, okay, no gift certificate. Ibig sabihin, pag tumeki ka paying 10K, cash po, less person tax lang. Okay? Ano pang advantage? Sa ibang company po, you have waiting points. Tama? Sabihin natin, nasa 2 million ang waiting points mo pag binangga 4 million. Okay, parang ganyan. Eh, ang limit mo lang 100K per week. Anong nangyari, meron kang mga downlines na hindi nakikinig sa'yo. Nag-encode. In-encode nila 100K. Ginawa nila 110, nagpasobra sila ng 10K. Tama? Flash out, plus wala na po lahat ng waiting mo na 2M back to zero. Palagpahan nyo na may eye roll well, kasi wala akong magmito. Kaya sobrang swerte ng members ng IAM. Kasi sobrang generous at sobrang ganda ng marketing plan. Ano pang advantage ng IAM worldwide? Okay? Bukod sa walang fifth pair, walang GC, walang flash out, okay? Strong leg retention tawag doon. Ano pa? Meron tayong tinatawag na just for you program. Tama po ba? Yung just for you bonus natin. Anti-poverty sa mga networkers. Tama po ba? Di ba? Yung tipong wala kang buong grupo. Tama? Talagang walang-wala ka na talagang biglang nag-inactive sila lahat. Eh, isa ka na lang just for you ka na. O, di ba? At instant 40K ka ngayon. Instant 100K ka, instant 200,000 ka. Sa iba, kahit maka-isang libo kang direct, wala pong just for you bonus. Yung company natin, hindi lang siya isa, hindi lang siya dalawa, unlimited ang just for you. Palagpakan naman natin ang IAM Worldwide. Ano pa advantage? Ang IAM Worldwide, pioneering company, ibig sabihin, nagsisimula pa lang siya. Tama po ba? Para ikaw ay maging top earner sa kumpanya na to, kailangan mo lang gawin, hindi magsipag. Tama po ba? Walang nauna, walang nahuli. Tama po ba? Okay. Ang kagandahan dito sa atin, 2 years pa lang. May Ferrari na. Tama po ba? Diba sa ibang company, ilang taon na, wala pang naka-Ferrari. Tama po ba? Ano pa advantage natin? Ang bilis ng ating expansion. Tama po ba? 2 years pa lang tayo, may mga branches na tayo sa iba't ibang bansa. Meron tayong Dubai, Africa, Kuwait. Sa mga probinsya, hindi ka na mahirapan mag-network. Punta ka ng Bacolod, may office doon. Punta ka ng Iloilo, may office doon. Davao, Cebu, Jensan, tama ba? So, ang dali mag-network sa IAM Worldwide. Ano pa maganda? Meron na agad tayong mga brand. Ambassadors. Bakit may natanong, bakit kailangan may artista? Diba? Kung talaga effective ang product nyo, kahit walang artista, dapat nabibenta yan. For your information, malakas na ba ang IAM Worldwide kahit wala pang artista? Yes! Hindi naman natin ma-afford yan kung hindi nag-boom ang company. Bakit nag-boom ang company? Ibig sabihin, maganda ang quality ng produkto. Bonus na lang yung mga artista. O ito, balik mo. Kailan mo ba yung Jollibee? Mayamang company na rin? Yes. O bakit may endorser pa rin sila?
Bakit kumukuha pa rin ang shell ng endorser? Bakit pa rin kumukuha yung mga condo ng endorser? Bakit? Kasi it's a way of helping yung mga tao nagpo-promote ng company na hindi na sila mahirapan mag-promote because there's a person na sobrang credible na i-promote ang produkto na yon. Kaya palapakan natin ang DOBs kasi nangisip nila lahat, lahat ng promo sa akin. Isipin mo ngayon, ang daling mag-follow up. Ang daling mag-follow up. Parang nasabi, nag-invite ka, pinatay mo ng IDP. Tama, nag-iisip-isip pa kung maganda pa talaga ang IAM Worldwide. Nagpe-pray habang nagpo-commute siya, nagpe-pray siya, Lord, bigyan na po ako ng sign. Biglang pumara ng bus, sabi nakita niya, ito yung IAM Worldwide, ha? Senyor mo eh. Hindi ko yung sign. Papunta siya ng South, papunta pa rin natin. Tapos napadaan sa bagong papalabas nating billboard sa Boni. Nakita nyo rin, IAM Worldwide, Lord, ito na ata yung bukas magte-text sa'yo, magpipili na. Tama, mali. Sobrang blaking tulong. Ang dami na po namin napapiliin dyan because of our endorsers. Tama ba? Yung mga billboards na sobrang laking follow-up. Talagang kinukulit sila araw-araw, IAM. Tama ba? Kahit saan sila nagbukas ng magazine, IAM pa din. Minukulit na sila ng IAM. Tama ba? So walang choice kundi mag-join. So napakalaking tulong. Tama po ba? Eh, hindi ka mahihiyang i-promote. Bakit yung mga kasama mo dito, grabe naman yung mga background. Tama ba? Hindi mo masasabing scam eh. Bakit? Asawa ng senador natin sa Pilipinas, si Heart Evangelista Escudero. Tama ba? Magjo-join ba sa isang kumpanya na scam? Diba? Si Mayor Isko, magjo-join ba sa kumpanya na hindi niya pinag-isipan? Hindi. Kaya walang question, napakadaling mag-network. Wala pa pong nakagawa na kumpanya yan na 2 years pa lang. Kaya palakpakan mo yung kampanya. Okay? So, sobrang daming advantage ng IAM Worldwide. Kailangan malaman mo lahat ng strengths ng IAM. Kasi pag di mo alam ang strengths ng kumpanya pinasukan mo, mahirapan kang ipaintindi to sa mga kausap mo. Tama po ba? Okay. So, sobrang blessed mo lang talaga na nasa right company ka na. Tama po ba? Kasi iba talagang nag-network pa sa iba't ibang company, diba? Tapos dito talaga nila nakita yung pinakamaganda. Tapos ikaw, kung sabihin natin, new blood ka, sobrang blessed mo kasi nasa right company ka na. Okay? What else? Know your company officers and staff. Who among you here? Okay. May mga kilala ng staff dito sa IAM Worldwide. Tasa kamay. So yung iba, wala kayong pakialam. Okay? Dinadaan-daanan nyo lang. Okay? Si Mariana kasi siya taga-release ng Cherry. Guys, okay. If I were you, if you are planning na gawin yung negosyo na to long term, kailangan maganda yung relationship nyo at kilala nyo yung mga tao na makakatulong sa inyo dito ng matagal. Tama po ba? Kasi yung mga tao po na yan, mga staff natin, matagal po natin makakasama yan. Okay? So please, okay, makisama din tayo sa kanila. Okay po ba yun? Diba? Huwag po natin silang i-judge. Tama? Minsan nakasimangot lang, ay, BP yung nakasimangot yung cashier. Yung pala, wala pang kain. Tama ba? Okay? Huwag mo silang pagagalitan, huwag mo silang aawayin. Bakit? Number one, hindi ikaw ang nagpapasahod sa kanila. Magpasok ka ng benta sa kumpanya o hindi, may sahod sila. Tama po ba? Okay? In fact, napakalaking tulong nila kasi sa negosyo to, nakalibre ka ng tao na magpa-process ng mga packages na para sa grupo mo. Tama po ba? So, kailangan po natin silang, kumbaga, i-value. Okay po ba yan? Okay lang ba palampakan natin lahat ng mga staff na ngayon? Okay? Okay, so, ano pa? You must know yung mga roles and responsibilities ng mga staff dito. Okay? So, kasi, halimbawa, inutusan sa akin, kaya pa-process yung paying ko. Eh, hindi naman siya yung taga-process ng paying. Tama ba? Oo, taga-release siya ng check, tapos pinapapras mo ng PE. So, hindi niya na-serve yung, yung role niya as a staff ng kumpanya. Tama po ba? So, dapat alam mo kung sino cashier, sino yung taga-release, sino yung taga-issue ng check, etc., etc. Okay po ba yun? Yes! Okay. Next natin is be an active part of the company. Pag sinabing active, yan yung mga tao na hindi na tinatanong. Pag kami sinabing, kunyara, may event tayo, hindi natatanong kung a-attend ka ba. Okay? Yung mga bago lang yun. Pag ikaw ay talagang seryoso sa negosyo na to, pag sinabing may event, dapat automatically alam mo na ikaw isa sa mga a-attend at maghahakot. Okay po ba yun? Yes. Okay. Be an IAM team player. Okay? Support the company's programs, activities, and events. Okay? Have IAM in your
heart. Okay? Usually po yung mga events natin, di ba, meron tayong anniversary this coming March. Tama? Dapat isa ka sa mga reason kung bakit malaki. Kasi usually, pag anniversary, sobrang daming tao. Tama po ba? Sobrang daming tao. But the question is, sa sobrang daming ng tao, ilan yung ambag mo dun? Ilan yung sayo dun? Tama? Yun yung laging tanong. Yun yung laging mo itatanong sa sarili mo. Yes, marami kayo yung grupo nyo. Pero ilan yung sayo dun? Okay? So, kailangan dito, numbers game po siya. Pag may mga event, dapat ikaw yung number one na naghahakot. Tama po ba? Because end of the day, ikaw din yung magbe-benefit kapag marami kang nahakot sa mga events. Una-una yung mga invite mo, sila yung mga unang-unang magpe-pay in. Alam nyo ba na napakagandang closer yung event? Tama ba? Marami dito, di ba nung umatin ng event natin, di ba, nagpe-pay in na, wala pa marketing plan, gustong-gusto nang sumali, na-inspire, na-motivate, di ba? So, very important po na pag may mga ganyang event, i-take advantage natin. 10 ticket agad, 20 tickets agad, 50 tickets. Tama? Huwag kayong, ako lang po, isa lang. Tama? Isa lang ba kasi di po benta? Hindi po ganon. Okay? At totoong networker nagpaparami. Okay? Nag-iimbita. Okay po ba yun? Yes! Okay. Then, ayan. Next is, believe in your products. Okay? Naniniwala ba kayo sa product ni IAM Worldwide? Yes! Diba, most of us here, nag-join kay IAM because napakaganda ng product, nag-i-effective sa kanila. Second na lang yung nakita nila yung marketing plan. Tama po ba? So dapat, ikaw mismo, ikaw yung unang-unang naniniwala sa produkto mo. Okay? So kasi, alimbawa, nagkaroon ka ng sipon, di ba? Tapos ibang product agad yung inahanap mo. Di ba? Mga synthetic medicine. Alam mo ba na may mga side effect yan? Tama po ba? So imbis na gumaling ka, mas lalo pang nagkakaroon ng komplikasyon sa katawan mo at lumalala yung sakit mo. So instead na mag-synthetic medicine ka, piliin mo na lang yung organic. Tama po ba? Yung walang pesticide, walang insecticide, diba? Ang ganda ng produkto ni IAM Worldwide. Nakita niyo ba yung video? Yes! Diba? Grabe talaga yung video na yun, no? Sobrang nakaka-proud, no, na yung product natin ay 100% organic. Okay? Ibig sabihin, safe na safe talaga siyang gamitin from birth age to old age. Okay? And then, of course, you have to have your personal testimonies. Sabi nila, facts tell, testimony sells. Tama po ba? Yes. Pero mas nakakabilib po sa kinakausap mo kapag ikaw mismo may personal ka na testimony. Tama po ba? Yes. So kailangan ikaw mismo ginagamit mo yung produkto mo. Ikaw mismo, di ba? Ikaw mismo meron kang personal testimony mo. Aside lang doon sa mga testimonies ng ibang tao. Okay po ba yun? Yes. Okay, so kasi yung iba, hindi talaga total ginagamit. Ang gusto lang pagkita ng pera. Hindi ka po magiging, talagang hindi magbo-boom yung network mo pag gano'n. Kasi ang pinaka-long term po dito na ginugol natin is magkaroon tayo na sobrang daming distributors. Na sa sobrang dami na distributors, kahit walang pay-in, hindi mo mababa na 1 million yung check-in mo sa Unilevel alone. Gusto niyo po ba nun? Yes. Gusto niyo ba ng Unilevel ni mentor me? Hindi mo mababa na 80,000, 60,000 per month? Yes. Tama ba? Diba? So, kung gusto natin na gano'n, syempre, ngayon pa lang, trabawin natin lumaki ang network natin. Kasi ang mangyayari, for us to earn, kailangan may pay-in. Tama po ba? E paano kung walang pay-in? E di walang income. Tama po ba? So, kung gusto mo na talagang passive talaga ng income, palaki mo na palaki ng network mo and make sure that your network is a user din ng products. Okay? Aware ba kayo na meron tayong monthly maintenance? Yes. Ilang bucks po per month? 3 bucks para ma-active yung account mo for 1 month. Dapat ini-inform mo every member ano yung mangyayari pag hindi sila nag-maintain. Ano yung mawawala sa kanila? Travel incentive, wipe out. Kahit sabihin natin biglang lumaki yung sales mo, hit mo dapat kaso nakapag-miss ka ng maintenance, wipe out lahat ng incentive. Malaki na wala. Sobrang laki. Tama ba? At the same time, yung kanilang commission, walang silang makukuha ang earnings pag inactive yung account nila. Tama ba? Kaya importante na gawin natin active yung account natin. Okay ba yun? Okay. Yes, yes kayo. Pagdating ng katapusan, bumibili ba kayo ng products? Okay. Ayan, okay? Aside from that, do not make false or exaggerated claims about the products. Okay? And do not invent and claim uses of the product that are not approved by the company. So, nangyayari po kasi, halimbawa, tayo sobrang hype natin na i-share yung produkto natin. Minsan, kumukuha lang tayo basta-basta sa internet. Ay, ito, before and after, lagyan lang natin ang Garcinia, tapos i-post natin. Pumayag, ganito, ganyan, di ba? Okay, kaso, may mga magre-reklamo sa kumpanya. Pwede tayong masunod, tama ba? Kasi, false claim yun eh.
Diba? So, importante po na talagang pag tayo ay magpupo, siguraduhin natin na yung tao na yun is yung product talaga natin yung ginagamit. Okay? Kung hindi ka sigurado, wag mo na lang i-post. Okay? Kasi uso sa atin na copy-paste eh. Tama po ba? Yung nakita ko lang naman sa kanya, hindi pwede yung ganun. Tama ba? Eh, paano pag ikaw yung napag-initan? Hindi, ikaw yung nasa korte ngayon. Tama ba? Okay, so, as much as possible, yung may mga hawak talaga ng products, yun, doon natin mapapatunay na talagang user. Okay? Mo, talagang i-promote mo yung product sa mga tao para dun sa mga tao na yun na ipopost mo, sigurado ka na ikaw talaga ang kakakilala sa kanila, talaga sila ay nag-i-testimony ng produkto natin. Okay? Kasi hindi tayo makakasigurado sa iba. Mamaya, yes, ginamit niya yung product pero ayaw niya palang ipopost. Nangyari po ba yun? Bigla kay PPM, papagalitan ka. Tama ba? Bakit mo pinopost siya nung walang pahalan? Eh, nakita ko lang po yan eh. Hindi pwedeng ganon. Okay? Kaya ikaw mismo, ipromote mo, humanap ka talaga ng testimony on your own na ikaw yung nag-share ng produkto para kahit ipost mo, okay lang, may permission. Tama po ba? Okay po ba yun? Number 4, believe in your self. Siyempre, kung naniniwala ka sa company, naniniwala ka sa products, dapat maniwala ka unang-una sa sarili mo. Tama po ba? Kasi very important po yan. At the very first, yung pinakaunang-unang dapat mong gagawin is paniwalaan yung sarili mo. Kasi kapag kahit naniniwala sa'yo lahat ng mga mentors sa paligid mo, pero ikaw hindi ka naniniwala sa sarili mo, wala din eh. Tama po ba? Pero sabihin natin na lahat ng tao hindi naniniwala sa'yo, yung mga nasa paligid mo, pero ikaw naniniwala ka sa sarili mo, you will be successful eh. Tama ba? Kasi nangyari sa akin yun, yung mga tao sa paligid ko, na-underestimate nila kasi bata. 15 years old, high school student, ako walang mararecruit yan, walang mararating yan, bata pa yan. Tama ba? Pero wala akong pakialam doon kasi nung pumasok ako dito, ang mindset ko, kung kaya nila, kaya ko rin. Pakisabi ng sarili mo, kung kaya nila, kaya ko rin. Kung kaya nila, kaya ko rin. Diba? Sino naniniwala dito, kung kaya po ni Miss Christine Perez magkamastang, ikaw magkakamastang ka din. Yes! Diba? Kung kaya po nila Mentor Peachy and Mentor May magkaroon ng Ferrari, ikaw makaka-Ferrari ka din. Yes! Remember, it's just a matter of time. Tama? It's just a matter of time. No question na po dito kung magkaka-sports car ka. Tama ba? Hindi na po question kung kikita ka ng malaki. Hindi na po question kung magkakabahay ka kasi lahat po yan nangyari na sa mga distributors ng IAM Worldwide. It's just a matter of time. Pero pagdating sa oras, nakadepende pa rin yun sa'yo, sa galaw mo, kung gano'ng katagal o gano'ng kabilis. Tama po ba? Yes. For example, yung kwento ng isang client na papunta sa office. Okay? Papunta siya ng office, invite siya sa IM, nandun siya sa may Caltex. Ano may Caltex? Okay. So yung gas station dyan sa may 7-Eleven. Tinanong niya, kasi nakababa na siya doon. Sabi niya, Kuya, natanong siya nagbabalot, nagbibenta ng balot doon. Paano ba makapunta sa IM? Ganong katagal ba pag nilakad ko? Hindi siya sinagot. Mga 3 beses siya tinanong, hindi siya sinagot, na bad trip siya, umalis na lang siya. Nung naglalakad na siya, nung medyo malayo-layo na siya, biglang sumigaw yung nagtitinan ng balot. Sabi niya, mga 3 hours. Na bad trip tuloy. Sabi niya, bad trip yun. Kanina kinakausap ko, yung kusapin ngayon, nasa malayo na ka, tsaka sumagot. Pero hindi niya na-realize, hindi pala makapag-decide o hindi pala makapagsabi yung magbabalot kung gano'ng mabilis siya makakapunta dun. Kasi nakadepende pala saan? Sa lakad niya. Kaya sinabi yung 3 hours kasi yung paglalakad niya sobrang bagal. Nag-cellphone pa siya, nag-aayos pagkikilay pa siya. Sobrang bagal talaga. So, buti siya 3 oras bago makarating dito. Nagigets niyo? Parang marami sa atin nagtatanong yung mga mentor, gano'n, mga kailan kaya ako makaka-sports car? Tapos yung mentor mo tahimik lang. Hindi, ayaw niya makasakit. Tama ba? Kasi pag sinabi ko ito, mga 15 years, yung galaw mong ganyan, mga 15 years. Okay? Hindi niya masabi unless makita niya kung paano ka mag-trabaho. Pero minsan yung mga mentor sasabihin, alam mo, next month siguro mag-may kotse ka na. Bakit? Kasi nakita niya yung trabaho mo eh. Hindi kasi makikita kung gano'ng kabilis kung makapunta ka doon, depende kung nakita na yung kung paano ka humataw, kung paano ka tumabaw sa business. Diba? Nag-gets po? Yes. Okay, so kayo at kayo pa rin po ang gagawa ng success nyo. Pero hindi na po question yan. Hindi na po question ng house and lot. Hindi na po question ng kotse at sports car at yung mga travel at malaking cities. Kasi nangyari na po yan. It's just a matter of time. Okay po ba yun? Okay, so be confident always but not arrogant. Okay, kasi iba yung confident, iba yung mayabang. Okay? Pag confident ka sa sarili mo, okay? Kahit anong tanong sa'yo ng tao, masasagot mo. Tama po ba? Pero kapag haluan mo ng konting kayabangan, ibang usapan na po yan.
Okay? Eto, tandaan mo, sa IAM Worldwide, hindi mo kailangan magyabang. Bakit? Kasi ang mga tao po dito, resultado. Diba? Hindi mo, yung resulta na mismo yun nag-iingay para sa kanila. Tama po ba? Maganda po ba yun? Yes! Okay. So dito, ang kailangan mong gawin is you have to improve yourself. Kailangan mong magkaroon ng talagang success sa sarili mo para yung tipong hindi mo na kailangan magsalita, piin na yung tao. Gusto mo ba ng ganun? Yes! Diba? So ganun lang po siya kasimple, okay? Paano ba mabibuild yung confidence mo sa negosyo? By attending trainings. Okay, number one po yan. Kapag ikaw ay ma-attend ng trainings, nagkakaroon ka ng maraming knowledge. Tama ba? And knowledge give you an edge. Ibig sabihin lamang sa kausap mo. Sample, networker kausap mo, eh nakatend ka ng training, di ba? Lamang na lamang ka ngayon, hindi niya alam yan. Tama ba? Di ba? So, ang kagandahan dito sa atin, may mga infinity pa, may mga check match pa, hindi pa natin na-add yan eh. Iba, piling-piling lang eh. Tama ba? So, pag natin ka ng training, nagkakaroon ka ng lamang sa ibang tao. Tama ba? So, nagkakaroon ka ng edge, ibig sabihin, nabibuild yung confidence mo. Para mabuild yung confidence mo, nakakatulong yung pag-attend ng training. Pero number two, para mabuild ang confidence mo, pinaka-importante ang experience. Pakisabi niya, experience. Experience. Yun pa rin talaga ang pinaka-the best sa lahat. Pag may experience ka. Tanungin mo yung katabi mo, may experience ka na ba? Baka ibang experience yung niisip ha, okay? Hindi yun, okay? Experience, kasi ibig sabihin yun, yung tipong naiintindihan ko kasi yung mga bago, di ba? Yung pag pumupunta dito sa harapan, kinakabahan. Tama, parang si Miss Jen, bago pa lang, talagang, sabi ko, pakilala yung sarili mo, tumalo na agad siya dun sa kanya eh. Di ba? So normal yun, kasi first time mo siya gawin. Pero do you think sa second time na pag-introin kita dito, ganun pa rin ba? Siyempre hindi na. Tama ba? Hanggang sa mga tatlo, mga apat, mga lima, hanggang sa maging talagang confident ka na. Kasi nga, alam mo yun, may experience ka na. So, kailangan mong maintindihan na hindi po enough na ikaw ay nakaupo lang dyan, tama, nakikinig lang, kailangan magkaroon ka na experience. Pakitabi ulit katabi mo, kailangan magkaroon na experience. Tanungin mo ulit, gusto mo ba magkaroon na experience? Bakit kayo tumatawa? Wala akong sinasabi, ha? But I like the way you think. Sir Jun, eh, no? Okay? Kung gusto mo magkaroon na experience, kailangan ikaw mismo yung trumabaho. For example, nagustuhan mo yung protocol, hindi ka ng kopya din kay Kuya, USB lang yan. Yung mga nasa probinsya, o di ipamentoring mo, o protocol, di ba, na-discuss ko na, kaya ko na. So nagkaroon ka ngayon ng experience, sabi-build ngayon yung confidence mo. Tama ba? Kasi yung negosyo na to, kailangan ikaw mismo yung maka-experience at makasubok ng isang bagay. Parang ganito lang kasimple siya eh. Di ba may mga nagpa-practice pumutok ng barel? Tama? Nakakita ba kayo mga ganon? Alam mo ba na hindi ka matututok pumutok ng barel na nanonood ka lang? Parang matuto ka, kailangan ikaw mismo yung mag-experience talaga na humawak ng gatilyo, pumutok-putok ka doon para ikaw ay matuto. Tama po ba? Okay, so ibig sabihin, ganun din sa negosyo. Galing yun ang IPP ah, ang galing mag-training ah. Hindi ko kaya yan. Kaya mo yan, tama ba? Kailangan mo lang simulan. Sabi ka, you don't need to be great to start, but you have to start for you to be great. Kasi wala nang punpunan dito sa harapan na to na magaling agad. It takes years of experience and expertise. Kaya naging na-build yung confidence nila. Nagagets po? Yes. Okay, so kung hindi mo sisimulan ngayon, question is kailan? Tama? At kung hindi ikaw, sino? Tama ba? Yun lang lagi yung question eh. Tama ba? Kaya ngayon pa lang, mag-decide ka na sa sarili mo. Bukas ako na yung magpe-present. Tama? Bukas ako na yung magte-train sa downline ko. Bukas itatry ko na mag-mentoring kasi pag hindi mo sinubukan, hindi ka matututo. At hindi mo tinry, hindi mabibuild ang confidence mo. Alam mo po ba na ako, hindi po sa pagbubuhat ng bangko, pero bubuhatin ko, de jola. Okay? 1 week pa lang ako sa ganitong negosyo, natutunan ko lang mag-present. Hindi ko sinabing magaling ha, natutunan ko lang mag-present. So yung mga invite ng crossline ko, ako yung nagpe-present. So from there, nabibuild yung confidence ko na nasa mindset ko at the back of my mind, pag ako nag-invite, mapapapayin ko din. Bakit invite nga ng crossline, napapapayin ko eh. Tama po ba? At least hindi ko invite yung pinagpapraktisan ko. Invite ng crossline ko. Di ba? Pag di na-join, hindi masakit. Tama ba? Eh, kasalanan niya eh. Hindi siya magrunong, ayaw niya magtok eh.
Di ba pinasa niya sa akin? Hindi, sino gumagaling? Parang katulad na kanina. Tama ba? So, kailangan po, ikaw mismo mag-decide ka na kailangan maging hands-on ka sa business. Kailangan mo kasi dito maging independent. Pakisabi niya, independent. Independent. Pag ikaw ba nagpagawa ng ID kay Miss Irene, ano nakalagay sa ID? Pangalan mo, user number mo, tsaka independent distributor. Ano ba ibig sabihin nun? Nakakapag-isa ka. Kahit walang mentors mo, pag may nakita kang prospect, alam mo kung paano paliwanagan. Alam mo kung paano mo invite. Alam mo kung paano mo i-prospect. Tama ba? Okay, kasi nga independent distributor ka. Okay, so ang goal natin lahat dito ay maging independent distributor. Meron ba ditong top earner hindi marunong mag-present? Wala. Meron ba ditong top earner hindi marunong mag-training? Wala. Kahit mahihiyain pa, kinakaya nila. Tama ba? Kasi kailangan po. Tama po ba? Kasi yun yung kailangan. Tama? Okay? So sa negosyo na to, huwag mong pairalin yung hiya. Ang pairalin mo yung goal mo na mag-grow ka. Tama po ba? Ma-undish yung mga nakatagong potensyal sa loob nyo. Okay ba yun? Okay. What else? Remove the fears. Ano ba yung mga fears natin? Ang mga fears po ng tao, number one, isa sa mga fear po ng tao is yung fear of public speaking. Tama ba? May mga tao po, according sa survey, mas gusto pa rin ang mamatay kaysa magsalita sa harapan. Oo, may mga ganon. Ganon din po kami nung nagsisimula, believe it or not. Pero kakasalita, na-practice, IVP, talk dito, talk dyan, home party dito, home party dyan, alam mo yun, na-build mo na yung confidence mo. Tama po ba? So, yung kailangan mo lang talagang simulan, okay? Kailangan, i-remove mo yung fear of failure. Maraming tao, kaya ayaw po gawin ng isang bagay, ayaw mag-fail. Ayaw po mag-present kasi baka mamaya, mamali ako, hindi mag-join. Mali po yun. Mag-present ka. Kasi doon ka po matututo. Tanggalin mo yung fear of failure. You know what? For you to become successful, kailangan mo maka-experience ng sangkatutak na failures. Kailangan mo maka-experience na maraming failures. Kasi doon sa failures na yun, doon ka matututo. Tama ba? Ayoko mag-build ng network. Baka mamaya, pag nag-build ako ng network, hindi ko kaya mawala din. Baka mag-field ako. Alam niyo po ba na lahat na nag-network dito, nag-build ng network, nawalan din? Tama mo ba? Pero okay lang sa kanila. As long as magtuloy-tuloy ka, makakabuild at makakabuild ka. Pero every time na nag-build ka ng network, meron kang natututunan. Tama ba? Meron kang realization na alam mo, itong mali na to, hindi ko lang ito gagawin. Tama po ba? So kailangan mo mag-fail. Mag-present. Kung hindi nag-join, okay lang yan. Hindi ibig sabihin doon, failure ka na. Alam niyo ba na kahit nag-present ka, hindi nag-join yung mga tao na nade-develop din yung skills mo. Yung nag-a-analyze ka, ano kailangan mo i-adjust, etc., etc. Nag-gets po. Okay, so kailangan remove mo yung fear of failure. Okay, ang papalapakan natin ang aking napakagandang asawa, si Member. Nag-i-on the spot, hindi na naman ngayon. Tama ba? Grabe, nag-talk sa taso, napaka-traffic, di ba? And then yung pisan ko po, ayan, oh. Yan pinsura ko nung kabataan ko. Ayan, diba? Pisan ko yan. Okay? So, grabe. Okay? Pagka may fear of failure, tanggalin mo yung fear of failure. Okay? Kailangan dito, ano ka, subok ka lang masubok. Nag-build ako ng network mentor, hindi nag-click. Hindi nag-build ko ulit. For sure, may natutunan ka doon. Tama ba? Kaya kung bakit nawala yung mga tao, may mali ka, huwag mo ulitin. Tama ba? Nag-train ako, medyo parang hindi maganda eh. Tuloy mo ulit. At least may natutunan ka, alam mo kung ano yung adjust mo. Tama po ba? Ano pa? Fear of rejection. Alam mo yun yung, ayaw kong gawin yung negosyo kasi baka ma-reject ako. Hello? Kahit hindi ka po mag-IAM roadway, hindi ka mag-network marketing, nare-reject ka na sa labas. Tama ba? Nag-aya ka ng mga barkada mo, may party, iilan na yung umatid, nare-reject ka. Oh. Nag-aya ka manood ng sine, ayaw ng mga kasamahan mo, na-reject ka? Yes. Tinitake personally mo ba yun? Hindi. Tama ba? Kasi normal ang rejection po. Tama ba? So sa negosyo na to, dapat normal na lang din na na-reject ka. Pero kung mong papansinin, dapat maging Batman ka. Alam niyo, Batman? Batot man lead ka. Tama ba? Wala nang dating sa'yo kapag na-reject ka. Pag may dating pa po sa'yo, yung rejection, medyo matagal ka pa. Okay? Pag medyo iniimo-imo, iniinda mo pa, nagsosocials, nagpumos ka pa sa ano mo, di ba? Grabe, na-reject ka mo. Medyo matagal ka pa po. Yung mga tao po dito nagmomomentum, sila po yung mga Batman na. Wala lang po sa kanilang dating ang mga rejections. Okay? Kasi part po ng negosyo natin yun.
And then, lagi mo lang isipin yung SW4. Alam niyo SW4? No. Okay. Ibig sabihin na SW4 is, some will join, some will not, so what? Someone is waiting. Next. Tama? Parang example, pumara ka ng jeep, hindi ka hinintuan. Maglulupasay ka ba sa daan? Iiyak ka ba? Hindi. Kasi alam mo, may susunod pa na jeep na dadating. Tama po ba? Ay, pag hindi ka ulit hinintuan, iiyak ka ba? Hindi. Kasi alam mo, may susunod pa ulit na jeep na darating. So, ganun din sa business natin. Nag-talk ka, sabi magpipiin, tapos yung pina-follow up mo na, unattended na. Diba? Hindi ka, black ka na pala. Tama ba? Dapat okay, wala nang dating sa'yo yun. Kasi alam mo na, may SW4, next. Meron at meron dyan na naghintay ng opportunity, right person, kailangan mo lang makarami. Kailangan mo lang makarami na makausap. Tama po ba? Okay, so hindi ka pwede mag-stay sa isang tao. O sabihin ng mentor mo, oh, kamusta? Bakit wala kang activity? Eh, may hintay ako magpipiin sa akin eh. Huwag kang maghintay sa magpipiin. Magparami ka na magparami na kinakausap para pag dumating ang harvest time, isa ka sa may pinakamaraming ani. Tama po ba? So, ang tawag doon, tanim lang. Okay? Remove the fears. Ano pa? Looking stupid. Meron pa kayong mga kilalang taong ganyan? Yung ginagawa nilang tanga yung sarili nila? Meron kayong mga ganong kilala? Ha? Diba? So, sabi mo sa kanila, do not look stupid. Okay? So, ano ko ba explain to? So, alam niyo naman yun eh. No? Tama ba? So, diba? Para maka-attract ka ng tao, kailangan, okay, you have to be ano, attractive person. Okay? So, kailangan mag-invest ka talaga ng maraming experience learning sa sarili mo para maging attractive ka na person sa ibang tao. Okay? Parang ganito lang kasimple yan. Bakit natin ginagawang, bakit natin i-improve yung sarili natin? Kasi gusto natin mapataas ang rate ng leadership natin eh. Ang rate ng leadership natin, let's say from 1 to 10, ang rate mo is, sabihin natin number 4 ang rate mo sa sarili mo. Pag ang rate mo sa sarili mo, number 4, ang matatap mo lang na market is yung mga 1 to 3. Tama? So yung mga network ng 5, 6, 7, 8, hindi mo siya matap kasi hanggang 4 ka lang. Nagigets? So ang goal mo is ma-extend yung leadership mo, yung influence mo up to 10. Tama po ba? Okay, so ano siya talagang, hindi siya yung biglaan eh. Kailangan talagang it takes time. Tama po ba? Okay, you just need to enjoy the process and be powerless. Remember this always, fake it until it's real. Okay? Sino ka gusto maging top earner? Taas ang kamay. May sekreto. Kung gusto mo maging top earner, dapat act like a top earner. Paano ba mag-act ang isang top earner? Ang isang top earner po, lagi may kinakausap. Tama? So, kung gusto mong maging top earner, dapat lagi ka may kinakausap. Hindi ka makikitaan ng isang araw na nakanganga ka lang, nakatenda ka lang. Dapat lagi ikaw ay may ginagawa. Tama po ba? Okay. Think like a top earner. Okay? May mga sitwasyon sa buhay mo na magne-network ka at may mga kailangan desisyon sa sarili mo, isipin mo lang kapag si mentor may ba nasa ganitong sitwasyon, pag na si mentor Peachy ba nasa ganitong sitwasyon, paano sila mag-iisip at paano nila isosolve? Tama? Okay? Act, talk, walk, dress. Di ba? Think like a top earner. Okay? Ako po na nag-start ako dito, hindi pa po ako top earner, pero pag nagsuot ako ng damit, parang top earner na. Ina-attract mo na eh. Tama? Fake it until it's real. Tama po ba? Okay po ba yun? Yes. Okay. Then, next natin. May natututunan ba? Yes. Okay. Good. Next is, believe in your uplines or mentors. Okay. Bakit importante maniwala ka sa uplines or mentors mo? Kasi unang-una sa lahat, okay, wala ka dito kung wala yan. Tama po ba? Okay, and then iisipin mo, bakit hindi ka maniniwala dyan, eh nagpiin ka nga dyan. Tama ba? Kung sinasabi mo na yung yung mentor mo hindi magaling, eh di, hindi ka rin magaling kasi pinili mo mag-join sa kanya. Tama po ba? So number one is you have to be grateful. Kasi ang isang taong grateful, mas lalo siyang nabibless. Tama po ba? A grateful heart will always be blessed. Okay? So, if laging gusto mo may blessing na dumating sa'yo, dapat maging grateful ka. Number one, sa mga upline mo. Kasi unang-una, wala ka sa ganitong industry, hindi mo open yung mind mo sa ganitong industriya kung hindi dahil sa tao nag-imbita sa'yo. Okay? So,
Sumunod is, do not talk negatively about your uplines and to your uplines. Ano ibig sabihin yan? Okay, hindi po lahat perfect. Tama po ba? Lahat po nasa process po ng understanding. So kung ikaw po yung tao na mataas ang maturity, alam mo na meron pa pong, alam mo na hindi pa yun yung end, hindi alam mo na hindi pa yun yung final destination ng apply mo. Tama po ba? Kung nagkakamali yan, it's normal. Okay? Pero ang maganda doon, huwag mo na lang isipin yung mali ng apply mo. Tama ba? Huwag mo na lang gayahin yung mali nila. Tama po ba? Ganun lang sa simple. Diba? Para mga magulang, wala namang magulang na perfect eh. Tama ba? Pero kung gusto mong mag-build ng sarili mong pamilya na maganda, hindi mo gagayahin yung mali nakikita mo sa mga magulang mo. Tama po ba? Okay. So, keep it in yourself. Tama ba? So, kung may nakita ka mali sa apply mo, isipin mo na lang, kung ayaw mo lang ganun, huwag mong gayahin. Pero huwag kang gumawa ng union. Ang grabe yung apply natin, no? Napakasama ng ugali. Ganito ganyan, mag-welga tayo. Pabagsakin natin, pabagsakin si apply. Diba, mga ganun ka pa. Alam mo kahit anong gawin mo, walang mangyayari. Okay? This is a very neat company. Wala po dito yung mga lipat-lipat na nag-uso dito sa apply to kasi hindi kami ba ina-apply ko. Walang ganun mangyayari. End of the day, talo ka pag inaway mo yung apply mo. Imbis na may makakatulong sa'yo, diba? Wala na tuloy kasi nga, inaway mo. Okay po ba yun? Kaya kung may mga sama-sama man kayo sa mga upline nyo, ngayon pa lang, di ba, magpatawaran na kayo. Pakisabi nga sa mga upline nyo, peace be with you. Sige mga katabi mo, peace be with you. Okay. Ayan. Bakit? Kasi, sa negosyo na to, kailangan natin maging practical. Okay? Kailangan maging practical. So yung mga uplines natin, mentors natin, instead po na magkaroon tayo ng conflict sa anak, why not makipag-cooperate tayo sa kanila? Okay po ba yun? Okay. So, do not abuse your uplines. Okay. Balik ko dito ah. Alam niyo po ba yung salita ang monkey see, monkey do? Yes. Ganito na siya kasimple. Kung paano mo i-treat yung upline mo, at pag nagkaroon ka ng downline, ganun din nila i-treat ikaw. Tama, mali. Yung upline mo, ine-edify mo with respect, yung mga downlines mo, ganun din yung gagawin sa'yo. Tama? So, very important po na you have to be careful on how you act. Kasi lahat po yan, mamamana ng mga nasa ilalim mo. If nagtanim ka ng hatred, okay? Ano magbubunga mga hatred din? Okay? So, ngayon pa lang, okay? Magpakatawaran na po kayo. Okay? Kasi po, wala pong nagiging magandang network na may mga ka-conflict. Tama, mali. Mayroon kayong trabaho na may kaaway. Wala kang peace eh. Nag-post lang ng ganito, kala mo ikaw na inaaway. Tama, mali. Diba? Masyado kang defensive sa buhay mo. Diba? So, kailangan, kung wala kang kaaway, di wala kang stress. Tama ba? Okay. Sabi ko po, napagdaanan ko. Kaya yung pinagdadaanan nyo, napagdaanan ko po yan. And I'll tell you, ngayon pa lang, hindi po makakatulong yan. Tama po ba? So, kapag ikaw po ay pinapangaralan ng apply mo, maging grateful ka na lang. Kasi number one, concern siya sa'yo. Tama, mali. Kasi kapag hindi siya concern sa'yo, papahayaan ka na lang niya. Tama, itotolerate ka na lang niya. Yun yung walang concern sa'yo. Pero kapag may concern sa'yo yung tao, para mga magulang, di ba minsan bad trip ka sa nanay mo, pinapalo ka, dinidisiplina ka, nangyayari? Sinusumpa mo pa, di ba? Di ba? Galit na galit ka eh, kasi pinapagalitan ka, pero end of the day, yung naging magulang ka lang, isang mong tama eh. Kung hindi ako ginawa ng gano'n, hindi ako mag-grow as a good person. Tama po ba? So somehow, minsan na-experience mo sa sarili mo yan. Tama ba? May experience mo yan kasi karma is real. Tama po ba? Okay, pag matigas ang ulo mo kay apply, pag nagkaroon ka ng downline, na matigas ang ulo, bayad na siya. Bayad ka na. Okay. So parang gano'n po. So be careful po on how we act on our upline. Kasi po, nakikita po yan ang ating mga downlines. Okay po ba yun? Okay, whoever invites the upline to present shall be responsible for the expenses of the talk. Very important po yan. Bakit? Kasi po, yung mga uplines po natin, bonus na nga lang po talaga yan, tama po ba? As much as possible, di ba, dapat talagang tayo ang nagtatrabaho sa negosyo natin. So kapag nakuha natin ng isang oras ng isang tao, kahit wala nga naman sa negosyo eh. Halimbawa, kinuha mo ang oras ni Mayor Isko. Pwede ba, Mayor, libre mo kami ng kape. In-invite ka namin eh. Privilege mo to eh.
Tama ba? Hindi siya ganun. Tama ba? Pag nag-imbita ka ng bisita sa bahay niyo, di ba ine-entertain mo? Yes. Regardless kung mayaman yan, mahirap yan, ine-entertain mo yan, same treatment. Tama po ba? Yes. Same with your uplines or mentors. Ako po, okay, in my case, okay, ang sistema po namin, talagang ganyan. Whoever invites the upline to present shall be responsible for the expense of the talk. Pero yung mga tao na nagsisimula pa lang, naiintindihan natin na wala pang capability na bumili ng mga kape-kape, yung tipong tubig, malaking tulong na yun. Tama ba? Halimbawa, syempre, na-all yung upline mo, tao din, di ba? Tutuya ng laway, nag-pepercent, eh just for you na siya, kaso wala na. Napalilalamunan niya. Na-experience yun na yung gano'n? Di ba? Hindi ka nagbigay ng tubig. Wala nang boses na kamyon na i-upline mo, mapipiin. O diba? So bigyan mo ng tubig. Kahit wala kang bilhin ng kape, kahit tubig lang. It's a sign of edification. Pag nakita ng client mo yun, mas lalo siya makikinig sa upline mo. Kasi ine-edify mo siya. Tama ba? Okay. Ganito naman. Halimbawa, hindi talaga niya kaya yung mag-treat ng maraming kape. E di yung kape niya na lang, huwag niya na ipatreat yung kape niya sa upline niya. Nagigets mo? Okay? Kasi, pag ikaw na sa ganong sitwasyon, wala eh. Tama ba? Wala, kasi isipin mo, lahat ng downline mo, ililibre mo, may kikitain ka pa. Tama ba? Kaya nga dapat baliktad eh. Diba? Ang culture dapat si upline ang nililibre kaysa yung, yes, siyempre nag-incentive ka, nag-treat ka sa downline, pero hindi all the time. Pag upline ka, dapat libre mo kami, buhayin mo kami. Tama, hindi siya ganon. Kasi isipin mo, lahat ng downline mo, 1,000 ng asa sa'yo. Tama ba? Ano mas marami na lang, upline, downline? Ha? Ilan na mas marami? Downline? Sang downline? Sang dami niya? Upline? Isa, dalawa lang eh. Tama po ba? Okay, so, ang point is yung tipong kapag kaganyan, kapag nag-invite tayo ng mga mentors, sagot po natin yan. Okay po ba yun? Kasi dun pa lang, binavalue natin yung oras ng tao. Kasi yung oras ng tao na ini-invite mo, hindi naman basta-basta eh. Tama po ba? Hindi basta-basta eh. For example lang si Mentor May, may mga calculator kayo. For example, si Mentor May. Si Mentor May po ay kumita close to 11 million. Tama ba? 10.6. O, i-divide mo ng 2 years, that is, 11 million divide mo ng, 24 months, ilang, magkano siya per month? Oh. 11 million? 458,000 siya per month. Okay? Divide mo ng 26 days. So, 17,620 siya per day. Yan po yung value nung upline na invite mo. Tapos, kinuha mo yung oras niya, edi nawalan siya ng 17,000. Tama po ba? Okay? Kaya kung halimbawa ako, pumunta ko ng abroad, lahat ng mga leaders ko, okay? Okay lang ba palakpakan natin lahat ng mga leaders natin sa abroad na nanonood ng live naman? Okay? Ang mga leaders namin sa abroad, they are very professional. Kapag sila nag-i-invite ng mga mentors papunta sa ibang bansa, okay, for example na lang yung Kuwait, 3 times na po ako nakarating ng Kuwait na wala po akong binayad. Masarap bumalik? Masarap. Masarap ba mag-talk doon? Masarap. Masarap ba ibigay yung best mo? Actually, kahit wala naman ganun, gagawin mo naman talaga yung best mo. Pero, di ba, iba pa rin talaga pag nakikita mo yung value mo. Tama po ba? So, pagpunta namin doon, maganda yung hotel. Hindi naman kayo, ang mga upline nyo naman, hindi naman yan mga pinahanap na mayaman agad eh. Kahit simple lang eh. Tama po ba? At least, nakita ng mentor mo na may ginawa kayong effort. Tama po ba? Airfare. Hanap ng ano, hanap ka ng mga sponsor. Tama ba? Hanap ka ng mga sponsor. Para mahanap din doon. Di ba? So, kailangan, pag tayo nag-invite ng isang tao, kailangan, binibigyan natin yung ating gratitude na nabigay natin yung oras. For example, kayo ba, pag nag-invite kayo ng mentor, nililibre nyo ba yung guest mentor nyo ng kape? Di ba? Kailangan. Bakit? Kasi yung ibinibigay niyang oras sa'yo, pwedeng ituloy yung kitain mo. Tama ba? Yung binibigay ng oras ng mentor mo, pwedeng ituloy yung kitain mo. Tama po ba? So, bigyan mo ng value. Okay po ba yun? Kasi pag ganun yung ginawa mo sa upline mo, ending, yung mga downlines mo, ganun din yung gagawin sa'yo. Okay po ba yun? Clear po ba tayo? Okay. Next natin. Ayan. Pakibasa nga ito, sabay-sabay. 1, 2, 3. Contact your uplines. Do not wait for
Okay, pakitapit yung katabi mo at pakibasa sa kanya ng malakas. 1, 2, 3. Okay. Marami po sa atin dito mga pabebe. Tama, mali? Oh, huwag kayong mag-alala, pabebe din ako nag-start. Gusto ko ako pa i-contactin ng apply ko, pili ko napaka-importante kong tao sa mundo. Tama ba? Pag hindi ako inontak na isang buwan, nagtatampo ako. Mali po yun. Mali po yun. Tama? Ang apply mo, hindi lang ikaw ang downline yan. Ang apply mo, busy yan. Ang apply mo, sobrang laki ng vision yan. It's a privilege na iyan ay makausap mo. It's a privilege na iyan ay maka, alam mo yan, yung may share na sa'yo yung vision. So kung ganun na ikaw ang may kailangan sa apply mo, dapat ikaw yung nag-reach out. Hindi po laging ikaw ang kailangan pang i-text. Alam mo, kapag ganun ka, yung ikaw pa yung naghihintay na i-text ka ng apply mo, tapos magtatampo ka pag hindi i-text, hindi ka pa mature. Matagal ka pang yayaman. Kasi ganyan po ako before. Okay? Si mentor, may hihintay ko pag mga 1 month na naiinahalo na ako dyan. Diba? Naiinis na ako, feeling ko, hindi ako ano. Alam mo yun? Yung wala na akong pakinabang. Alam mo yun? Hindi siya ganun eh. Tama, if ikaw yung may kailangan, ikaw yung mag-initiate. Tama ba? Kasi ang mga baby lang yung talagang kailangan mong i-treat ng ganun. Baby eh, tama ba? Hindi mo alam, hindi makapagsalita kung anong masakit eh. O di ba? Pero kapag natanda na, pag may kailangan, siya rin magsasalita kung ano'y kailangan niya. Tama. Tama. Kailangan mo ng mentoring. Naghihintay kasi mentor magpaset na appointment. Tama ba? Babagal ka. Kailangan mo ng mentor. Hindi magpaset ka sa mentor mo. Mentor, pwede ba magpa-mentor sa grupo ko? Kailangan ko kasi ganito, ganyan. Ikaw yung mag-i-initiate. Okay po ba yun? Makisi, makido. Do not wait for them to call you. Sign of respect. Alam mo, nakakatawa, may mga leaders ako. Ngayon, no, nakikita ko talaga yung maturity nila sa pag-network nila. Yung may nagawa silang mali, okay? Hindi ko nasinta. Kasi dati nangaaway ako ng downline. Okay? Diba, gulat kayo, no? Bait ko ngayon, no? Pasalamat kayo, version 3 na to. Diba? Pag may mali, talagang sinisita ko talaga. Yan, mali ito, ganito, ganyan. Ngayon, since naisip ko, mature naman na tayo lahat eh. Pag may mali ka, alam mo namang mali ka eh. Tama ba? Hayaan mong ikaw yung matuto sa mali mo. Ang nakakatuwa, pag may mali silang ginawa, sila yung nag-PM. Mentor, pasensya na sa kanila na, ganito, ganyan. Alam mo yung mga ganun, ibig sabihin nun, mga mature na networker na yun. Ibig sabihin, malapit na yung magkaroon ng malaking network. Kaya palakpakan yung mga ganun. Alam niya yung mali niya, kaya alam niya kung kailan siya hihingi ng sorry. Minsan kasi, hindi na talaga sinasabi na apply mo yung mali mo, ayaw niya kasi makasakit at ayaw niya ng conflict. Tama po ba? Pero kung ikaw mismo, alam mo kung ano yung pagkakamali mo, alam mo yun? Yun yun. Okay? Okay, basta contact your mentors, ha? Do not wait for... Okay, ha? Walang magseselos, hindi daw kayo mag-contact, hindi po yun mature pa na networker. Clear po tayo dun. Okay po ba yun? Number 6, believe in your downlines. Very important. Yung mga future leaders, mga future top builders ng team ng IAM Worldwide. Okay? Pag kayo po ay walang tiwala sa mga downlines nyo, guess what? Hindi po lalaki ang network nyo. Sila po ang mga taong unang-unang pinaniniwalaan nyo dapat, lalo na sa mga potensyal nila. Kailangan po ikaw yung unang-unang maniniwala sa kakayahan nila. Tama, mali? Minsan po kasi, hindi po tayo naniniwala sa sarili natin. Tama ba? Pero may mga uplines na mataas ang tiwala sa sarili natin. Minsan nakakantay ng kumpiyansa na kaya pala natin. Tama po ba? So kung ikaw, gusto mo ng upline na gano'n, sino dito gusto ng upline na mataas ang tiwala sa sarili? Halimbawa, yung upline mo, gusto mo mataas ang tiwala sa sarili mo? Gusto mo ba ng gano'n? Yes! Ipakita mo sa mga downlines mo. Tama po ba? Dapat ikaw ang unang-unang naniniwala sa kanila. Push your downlines to develop skills to their optimum potential. Okay? Kailangan ikaw yung nagtutulang sa kanila para ma-release nila yung potential na nakatago sa kanila. Okay? Ang sabi dito, believe in your downline skills and potential for growth. Encourage them to improve daily. Invest in them. Pag sinabing invest, hindi yan pera. Pag sinabing invest, time. At ang time ang pinakamahal sa lahat. Actually, priceless ang time. Tama? Kasi wala na nabibili oras sa labas. Kaya the moment na naglahan ng oras sa iyo, yung upline mo, hindi mo mababayaran ng kahit ano yan.
Kahit i-5-star hotel mo pa, check-in yan. Kahit i-libre mo pa yan ang pinakamasarap na pagkain, hindi mo mababayaran kasi oras ang binigay sa'yo ng mga mentors mo para ikaw ay mag-grow sa negosyo. Tama? Kaya yung oras na yung part of their life, binigay nila sa'yo, kaya i-treasure mo. Tama? I-treasure mo, namnamin mo yung mga uploads mo na nandyan pa ngayon. Kasi darating yung time, sobrang busy na yan, baka wala na yung oras sa'yo. Kaya ngayon pala nagbibigay sa'yo oras ang upload mo, namnamin mo na. Tama ba? Okay, minsan kasi may upload ka na, dinadaan-daanan mo lang. Tama ba? Okay, kapag may mga nakitang upload, wala namang ginagawa, approach mo. Mentor, okay lang ba? Magtanong, konting question lang, busy ka po ba? Okay? Kasi sayang yung moment eh. Kasi ang ayaw mo doon, papalaki ka ng papalaki, hindi ka mapipigilan eh. Tama po ba? Darating yung tayo, iba mga mentors, nasa Europe nag-network, nasa US nag-network. Possible ba yun? Nasa Africa, nasa Australia, nasa Russia, nasa ibang mga ibang country, sama ba? So, minsan na lang darating talaga yun. Darating talaga sa point na hindi na kayo nakikita-kita. And pag dumating po sa point na hindi na kayo nakikita-kita, ibig sabihin nun, lumalaki na yung network nyo. Tama po ba? Okay, and that's our goal. Okay, kaya habang may panahon at oras pa i-upload mo sa'yo, i-pressure mo yan, okay? So, never badmouth your downline. Okay po ba yun? Yes. Bakit? Kasi, kumbaga anak mo yan eh. Diba? Meron bang nakita ang magulang, sinisiraan yung anak? Yung mga ganun. Bihira lang yung mga narcissistic parents, diba? Okay? Pero bihira yung ganun, tama ba? Kapag ikaw, syempre, love mo yung mga anak mo. Ganun din yung downlines mo. Tama po ba? Kung may mga pagkakamali yung nagagawa, it's part of the process. Kasi ikaw rin naman nagdaan sa ganun. Tama, mali. Nagdaan ka rin naman sa, kumbaga, yung patience mo, short-tempered ka. Alam mo yun? Yung mga ganun, syempre, iba parang sinabi, yung dami ko, parang tanga-tanga eh, di ba? Tagal matuto eh. Mga ganun, di ba? Eh, ikaw din naman, ganun ka dati eh. Tama po ba? So, you have to understand na hindi lahat ng tao pare-pareho, hindi lahat ng downline ganun. May mga downline talaga mabilis, may mga downline na mabagal, may mga downline naman na, alam mo yun, nagigets, no? So, kumbaga, kailangan, okay, kailangan mong, yun na, never badmouth your downline. Kasi hindi mo alam kung ano yan eh, hindi mo masasabi eh. Hindi mo pwede i-judge eh. Tama ba? Akala mo yung downline mo natatahi-tahimik, yung bali magpapadiamond sa'yo. Tama, yung downline mo na walang production, yung pala magpapasok sa'yo ng 1 million per week na check eh. Tama ba? Yung pala magkakaroon ka ng downline na magpupuno ng Pilipina rin, na grupo niya lang. Tama ba? So, hindi mo alam. Tama ba? So, kailangan ikaw ang gawin mo as an upline, okay? Kailangan mo lang talaga silang i-motivate, i-inspire, tama? I-educate. And then, at the same time, do not spoil your downlines, okay? Pag sinabing spoil is yung tipong ikaw na lahat yung gumagawa, spillover, di ba? Spillover is only a privilege, wala pong yumaman dito sa spillover, FYI. Okay, baka kala mo, porket may 1 million kang waiting po, sayaman ka na, hindi po. You need to work out, i-work out mo pa rin po yun, left and right. Okay? Wala pong shortcut, okay? And downlines cannot ask for spillover. Ang spillover, hindi po yan hinihingi. It's a privilege. It's a privilegio. Okay po ba yun? Okay, huwag po tayo umasa sa spillovers kasi hindi po tayo checki sa spillovers. Tama po ba? It's just a waiting point. End of the day, tatrabahuhin mo pa rin. Okay? Might as well, isipin mo na lang yung talagang network mo, yung talagang RQB mo. Pero if you have downlines under your organization, of course, it's your responsibility pa rin to help them because they're part of your organization. Tama ba? Okay, pero hindi ka pwede umasa sa mga spillovers. Nagigets po? Okay. Part pa rin dyan na yung by spoiling your downlines, kailangan talaga sila experience sila mag-present, mahirapan, mag-train. Kailangan kasi nilang pagdaanan yun eh. Para maging sila, maging strong leader sila. Tama ba? Kailangan nilang pagdaanan yun. So, kumbaga, meron kasi ayaw natin mahirapan yung downline natin eh. Tama po ba? Ayaw natin mag-commute, ibibilangan ng SUV para naka-aircon yung mga downline ko. Sige, good luck. Di ba kung mag-grow yan natin, makikisakay lang sa'yo. Iyahan mo sila mag-commute, iyahan mo sila mahirapan kasi doon nila mag-push yung sarili nila. Maglabas sa sariling sasakyan. Tama, mali? Tama. Di ba kaya nga nauso yung sports car, yung purpose sa sports car? Para wala ng mga downline nakikisakay. Kasi two-seater lang nakasasakay mo sa bubong. Di ba? Okay, para mag-push ka talaga. Tama ba? Kasi kapag lagi kang may comfort zone ka,
Di ba? Dito naman lagi sa upline eh. Dito naman sa... Hindi ka magiging responsible sa sarili mong negosyo. Okay po ba yun? Okay. Next is, okay, mind your own business. Mind your downlines, not your uplines. Okay? Kasi minsan tayo, lagi tayo nakaprock sa upline natin eh. Diba? Ay, magkano na kayo checking yung upline at pasok kami ngayon sa 10,000? 100,000 na naman siya ngayon. Kailangan mo papa-incentive. Ang mga ganyan ka ba, diba? Hindi ka na nakapokus sa pag-network mo kasi nga lagi ka nakatingin sa upline mo. Yung upline mo, palaki na palaki network, ikaw palitang-palit. Kasi ang focus mo, yung upline mo, hindi sarili mong network. Nangyayari? Yes! So, if I'm your you, mind your own business. Diba? Meron dito, ang daming oras sa mga crossline. Alam mo ba si crossline, nakita ko ganito ganyan. Diba? Mind your own downlines, not your uplines. Kasi ang negosyo mo, ikaw, pababa. Pag nagbukas ka ng online account mo, kanino yung pangalan may kita mo? Susunod to, kanino yung pangalan? Di ba pangalan ng mga downlines mo? So it means, ang focus mo, ikaw, pababa. Okay po ba yun? Kung nakikita mo malaki grupo nila, naisipin mo, dapat na-inspire ka lang, dapat ako lumaki yung grupo ko. Tama ba? Nakikita mo, nagkakaroon sila ng mga ganitong grupo, ganitong mga leaders, ganitong mga expansion ng mga network, dapat ikaw din, i-focus mo. Ipa-pattern mo lang happy business, pero hindi ka mag-focus doon. But everyday, ang focus mo talaga, ay talaga umisyoso kung ano yung mga ginagawa ng mga grupo mo. Tama ba? Okay, yung nangyayari kasi yan, marami pa tayong oras sa chismis, marami pa tayong oras sa mga bagay-bagay kaysa humataw. Tama ba? Okay. So, have your own forms. Okay? Materials, PowerPoint presentation, and videos. Part po yung pagiging responsible po sa business mo. Tama? Dapat may sariling application form. Nangyayari ba yan? Diba? Apply, meron ka bang form dyan? Aba, siya na nag-present, siya pa may magbibili ng form. Diba? Mag-invest ka sa form mo. Tama ba? Alam mo ba ang kasabihan dyan? Kung gano'ng kakapal ang form na binili mo, gano'ng karami ang pains mo? Tama, diba? Isipin mo, magpipiin na yung tao kasi wala kang form. Ano saan ko pagpilapin yung sa bond paper? Diba? Okay, so kailangan talaga tayo mag-invest tayo sa mga, yan yung brochure. Maganda yung brochure natin? Yes! Diba? 20 pesos lang, andun na lahat, pwede na pang present. Invest ka dun. O pa nag-pay-in, o di eto, reviewer mo. Tama ba? So invest ka dun. PowerPoint presentation, dapat may USB ka. Hard. Ayun, di ba? Mga ganun, hard drive. Yan yung kukunin mo yung mga copies sa mga trainings, mga ganyan, para ikaw may sarili ka ang kopya. Kasi negosyo mo to eh. Tama ba? Okay, ginagawa mo lahat para mapalaki ang sarili mong network. Tama? Be on time always, be updated always. Pag sinabi on time, very important niyan. Kasi di ba, sinabi nga ni DDP, may isang kwento, na nag-talk yung isang tao. Okay, kaso late siya ng 1 hour. Pagdating niya doon, dapat na-talk siya. Sabi nung client, sabi niya, one hour ko nagtintay sa'yo, hindi lang ako makakakinig ng presentation mo. Mauna na ako, hintay lang talaga kita. Thank you for your time. Diba? So sayang yung bihis na bihis ka. Diba? Pawis na pawis ka. Alam mo yun? Tapos, nag-cancel. Diba? Hintay ka lang, umalis. Pero the back of the mind ng isang taong pinresent, yung dapat pe-presentan, ang nasa isip nun, kung sa oras niya hindi kita mapagkatiwalaan, paano pa sa pera ko? Tama? So may mga ganong case, no? Okay? Pag may mga ganong case, ibig sabihin, binicheck din naman kasi ng management yan. Ano yung reason bakit ayaw mo sumali dun sa unang tao? Kasi ayaw pa, unethical siya, hindi siya on time. Tama ba? May bad record siya, scammer pala siya before. So may mga ganon, may mga valid reason para mag-sign up siya sa ibang tao. Tama po? So very important yung time, okay? And then, dapat lagi kang updated. Paano ka magiging updated kung hindi ka naman i-mute mo yung group chat ng upline nyo. Diba? O, diba? Ayaw mo na tumutulog, na-mute ka, tapos may promo na pala, hindi mo alam. Magagalit ka ngayon. Ama ba? Kasi hindi i-mute mo eh. Dapat pa mga ganyan, dapat lagi ka updated. Diba? Ang goal mo nga, dapat talaga ma-add ka sa mga core ng mga core na group chat. Eh. Ibig sabihin nyo, isa ka sa mga unang first hand na magbibigyan ng mga update. Tama po ba? Okay, so kailangan lagi ka updated. Kasi kapag di ka updated, yung mga downlinks mo, hindi rin updated. Tama po ha? So, sayang opportunity. Okay, next is, napaka-importante na to, you have to build your own organization. Kahit nag-iisa ka pala ngayon, you have to visualize na magkakaroon ka dapat ng malaking network or organization mo. Hindi ka po forever downline. Okay? Kasi isipin mo, ikaw dito, yung ibang grupo, lumalaki na yung ibang mga members, kasabayan mo, lumalaki na yung grupo, tapos ikaw mag-isa pa rin. Hindi po pwede yun. Okay? Dapat ang goal mo dito, every day, at least isa, dalawa, tatlo, nadadagdagan yung organization mo. Kasi ang goal natin dito, magparami ng organization.
So, paano ka ba makaka-build ng organization? Number one, you have to be responsible. Kailangan mong i-prepare yung sarili mo. It's all about preparation. Kasi hindi bibigay sa'yo isang blessing kung hindi ka pa ready. Tama, mali. For example, may anak ka. 8 years old, gusto ng Corvette. Bibigyan mo ng Corvette? Eh, mayaman ka, ano, sobrang billionaire ka. Kaya mong bilhin, bibigyan mo ng Corvette? Hindi pa rin. Bakit? Kasi alam mo, hindi pa siya ready. Hindi pa licensyado yun kasi 8 years old pa lang. Tama ba? So si God, ganun din siya. Corvette, wala lang sa kanya yan. Tama ba? Yun yung kinwento ni Prince eh, di ba? Di ba lahat yan kaya niya ibigay sa'yo, pero kung hindi ka ready, hindi niya pa ibibigay. Kasi you will lose what you mismanage. So bakit ka nag-training? Bakit may improve yung sarili mo? Bakit kailangan mag-mature na mabilis? Bakit? Kasi pag nagkaroon ka ng downline na mga ganung leader type at hindi ka ready i-lead yung mga yun, mawawala din yun. Sayang lang. Baka ma-burnout pa sa network marketing. Kasi napunta sila sa wrong person. Tama, mali. Kaya kailangan po talaga dito, preparation talaga. Sabi nga, lots come when preparation is ready. Tama ba? Pag prepared ka talaga, dun pa lang ibibigay sa'yo. Okay? Minsan kaya hindi ka pa binibigyan ng downlines kasi baka mamaya may kailangan pang ayusin sa sarili mo. Attitude mo, mindset mo. Tama? Baka mamaya pag binigyan ka ng downlines, tamad ka pala. Diba? Basta sinabi mo lang, hataw-hataw lang, tuloy-tuloy lang. Hindi mo nila manual. Hindi ka nag-invest ng time sa kanila. Diba? Hindi mo sila binapan. Mawawala din yun. Nag-gets po? So dapat, kailangan ikaw responsible ka. Build downwards. Ano daw? Build downwards. Ikaw, pababa. Okay? Huwag po ikaw pataas. Yung gusto mo yung mga apply mo, nakikinig sa'yo, kayo apply, makinig kayo sa akin. Okay? Kasi kung gagawin natin apply na ito yung grupo natin, di ba? Ikaw pababa yung i-build mo. Di ba? Okay? Huwag kang mag-mind sa apply mo, may mga discarte din yan. Tama po ba? Okay? Dapat ang mindset mo, yung i-build mo, ikaw pababa. So, never blame others. Ang taong nag-blame, hindi po magiging successful. Okay po ba yun? Clear po ba tayo dun? Walang blame game. You have to be responsible sa anumang mangyayari resulta sa'yo. Okay? The success or failure of your organization depends on you, not your apply. Sabi ni John Maxwell, leadership's rises and fall. Success, rise. Basta yun yun. Okay? Nag-gets yun na yun. Lahat nakadepende sa leader. Tama ba? Bakit walang direction yung grupo? Walang direction yung leader. Bakit tamad yung grupo? Eh, tamad yung upline. Tama ba? Late na magising. Bakit walang disiplina yung grupo? Eh, bakit yung upline? Wala din disiplina. Tama po ba? Ito, lahat po naging start sa'yo. Okay? Support your groups equally, giving incentives, etc. Okay? Incentives are just bonus. Okay? Downlines cannot ask for incentives. Clear po ba tayo dyan? Okay. So, kahit talagang pigil na pigil ka na, gustong-gusto mo na sabihin yung apply mo, apply, magpa-incentive ka naman, magpigil ka. Bakit? Nasa protocol yan. Downlines cannot ask for incentives. Gusto mo ba? Yung mga downline mo, ganun din. Diba? Apply, pa-incentive ka naman. Isang silver, isang buffet. Diba? Alam mo, 1,000 1,500 yung buffet, tapos 1 silver na pinasok. Alam mo, ganun. Okay? So, kailangan po, tayo ay privileged lang. Tama? Kasi ang company itself, may mga pa-incentive na siyang pinapa-target. Tama ba? So, pala pa-incentive sa upline, privilege na lang. Hindi po yung ina-ask. Okay po ba yan? That's the right culture. Centering. Ibig sabihin niya, pag i-build ka ng grupo, kailangan meron kang focus talagang area. Hindi pwede na yung nag-build ka ng grupo, patalong-talong ka, hindi ka po makaka-build nun. Okay? Spiral lang pag-build one at a time. Example, build ka sa Manila. Pag na-build ko na yung Manila mo, then tsaka katumawin sa Cavite, yung mga malalapit lang, Pampanga, tama ba? Hanggang sa makarating ka na ng La Union, makarating ka ng Baguio, Cagayan, spiral siya. Nagagets mo? Parang kapag kunyari magti-training ka, o day 1 ko dito ha, sa Pampanga, o day 2 dito naman. Hanggang sa alam mo yun, okay, babalik ka naman ganun. Di ba mas maganda yun? Kasi sayang eh. Tama ba? Kasi ang nangyayari dyan, build ka dito, tapos talon ka ulit dito, tapos talon ka ulit dito. Tama ba? So wala na bi-build na leader. Ang goal natin dito, leader hindi pay-in. Okay? Kasi ang pay-in po, madali po yan. Pero ang leader, yun yung kailangan talaga may proseso. Pero ano ba ang mas long term? Yung pay-in lang o yung leader? Leader. Yung leader. Diba? Minsan talaga may mga times na hindi ka makapag-direct, hindi ka makapag-network kasi nag-invest ka ng time sa isang tao. Pero parang Warren Buffett mind lang yan. Ano ba sabi ni Warren Buffett? I would rather earn 1% of the 100 per people than 100% of my own effort. Nagigets nyo?
Okay, kahit 1% lang yan, at least hindi lahat 100% sa'yo. Nagigets mo? So, that's how important yung pagbibuild ng network. Okay, build ka. Kailangan may tinatawag kami focus group. Pakisabi nga focus group. Example, leader ka. Ang dami mo ng downlines. Hindi lahat yung matututukan mo eh. Tama ba? Hanapin mo sino yung capable. Sino yung willing. Tama ba? Yun yung tutukan mo. Okay, kasi pwede naman, ano siya, pwede naman may ability siya, pero hindi naman siya willing. Mahirap yun. Kasi, importante dito yung willing siya eh. Kasi kahit wala pa yung abilidad, kapag willing siya, magkakaroon siya ng ability sa sarili niya. Tama po ba? So yun yung mga kailangan, sino yung mga focus group mo, sino yung mga core leaders mo, sino yung mga talaga tinututukan mo ngayon, na next time, sila na may nagbibuild ng network. Okay? So, kailangan meron ganyan. Are you learning? Yes! Next is, be positive always. When you're building your network, kailangan lagi kang positive. Tama? Hindi pwede na nagbibuild ka ng network, tas negative ang nasa isip mo. Dapat lagi positive yung nasa isip mo. Don't complain, be good and be a good example. Okay? Do not tell negative stories. Okay? Sa mga downlines mo. Diba? Meron tayo dyan ano eh. Meron tayo dyan principle eh. Ang sabi dyan, when you're down, okay, pag down ka, go up. Okay? When you're up, go down. Ano yung ibig sabihin yan? Ganito lang kasimple yan. Pag down ka, huwag mong i-share sa mga downlines mo na down ka. Wala akong gagalaw. Bakit down ka na tapos sinare mo pa sa mga downline mo? Di ba salo silang na down? Wala, na-cancel yung invite mo. Na-injan ka, na-reject ka. Tapos nakita mo yung mga downline mo. Uy, kayo din na-reject. Na-injan din kayo. Ang hirap, no? Wait na tayo. Di ba? Tapos, may conflict ka kay apply. Ha? Grabe. Downline, ano ba si apply? Ganito ganyan. O wala na. Diba? Imbis na naka-peace ang mind ng mga downlines mo, nabulabog pa yung mga mind nila. Nagkaroon din sila ng hatred kaya hindi naman sila part ng problem. Sabi nga, if you're not part of the solution, then don't be part of the problem. Tama po ba? So when you're down, ang una mo lalapitin, upline mo. Kasi possible na experience yan na yung mga na-experience mo. Siya yung best person makapagbigay sa'yo ng right advice. Paano kapag hindi available yung upline mo, then go to your next upline. Paano pag hindi pa rin available, go to your next upline. Tama ba? E paano pag wala na rin talaga yung upline mo? Wala din sila press, wala din sila BP, ipunta ka na sa pinaka-greatest upline sa lahat. Di ba? Buksan mo yung Bible, makipag-usap ka sa kanya. Alam niyo ba lahat ng mga leadership book, doon din naman galing lahat ang mga principles. Tama po ba? So, para mag-guide ka. Okay? Para mag-guide ka ng tama. Yun yung pinaka-best way. Okay? Kasi syempre, nag-build ka ng network eh. As much as possible, kahit anong pinagdaanan mong hirap, kailangan, hindi naramdaman ng mga downlines mo. Unang-una, nadadown din yan. Tapos, yung source ng kanilang strength, eh, hindi sila na-inspire. Diba? Down din. Walang mangyari sa organization. Nag-guess po. Okay? So, when you're up, ibig sabihin niya, palong-palong yung cheque mo. Grabe, jumadjust for you ka every week. Diba? Yan yung mga talagang antitindi ng resulta mo. Go! Down. I-reach out mo sila, guys. Gusto nyo rin ba ng ganitong resulta? Meeting tayo. Ituturo ko sa inyo yung sekreto. Ituturo ko sa inyo yung ginagawa ko ganito, ganito, ganyan. You have to teach them. Kasi hindi pwede ikaw lang yung masaya. Sa network marketing po, pag ikaw lang yung masaya, hindi ka po nag-network. Dapat, ang totoong nag-network, lahat kayo masaya. Tama po ba? Okay? So, kung papipiliin ako kung just for you na 100,000 o yung 100,000 na sales match, doon ako sa 100,000 na sales match. Bakit? Ibig sabihin, di ako na 100,000 sales match, maraming siya may sa ilalim ko. Diba? Minsan masaya tayo, just for you tayo, ikaw lang masaya. Yung network mo nag-burn out na. Tama po ba? So when you're up, go down, turo mo sa kanila dapat kung ano kaya mo, kaya din nila. Tama po ba? Okay. So ganun po yung principle. So wala po ditong, kunyari, down na siya, i-share pa sa mga downline, or sa crossline, ng babayrus ka pa. Walang ganun ha. Okay ba yun? Okay po ba yun? Ayan. Keep track of your business records. Okay? Ownership, sense of ownership. Ano na ba yung kaya mong gawin sa business? Ikaw ba ay marunong na mag-IBP? Marunong ka na ba mag-train? Marunong ka na ba mag-invite? Prospecting? Na-master mo na ba yung pag-discuss ng manual? Etc. etc. Dapat chine-check mo din yung tinatrack mo yung record mo. Also, sa mga downlines mo, ilan na ba yung mga car achievers dyan? Ilan na ba nag-rank up dyan? Ilan na ba millionaires dyan? Dapat tinatrack mo din. Okay? So, ganun lang po siya kasimple. Okay? Gusto niyo po ba ma-reach yung success nila Mentor May at Mentor Peachy? Yes! O, kailangan po. Ano yung meron sila, meron ka rin.
So, gawa ka ng checklist si Mentor May, meron na siyang mga sports car achiever. Dapat meron ka na. Meron siyang core, meron siyang Mentor Marlon, meron siyang Mentor Arian, meron siyang Mentor Jim, meron siyang Mentor Kat. Gusto mo ng resulta niya, dapat meron ka ng apat na yan. Huwag kang titigil lang, hindi ka nakakuha ng apat na yan. Tama? Mahirap po ba yun? Diba? Mahirap yun, tama po ba? It takes years before niya mabuild yung apat na yun, matitigas din ang ulo ng mga yun. Tama? Pero, worth it po ba? Sobrang worth it po ba? Parang hindi, worth it po ba? Yes! Gusto niyo rin ba yung umaattend ka lang ng consequence sa mga yun, someone? Yes! Diba? Grabe, no? Yung tipong, ano, nasa labas ka, pero lahat ng leaders mo, may mga kanya-kanyang grupo, may mga kanya-kanyang event, may mga kanya-kanyang mga, masarap na yung ganun. Diba? So you have to track your record, okay? So mahaba-habang hatawan pa yan, tama? Pero at least nakikita mo kung saan ka papunta. Meron kang guideline, tama? Okay. Next is learn fast to grow fast. Kung gusto mo mag-grow na mabilis, dapat bilisan mo aralin yung negosyo, huwag ka magpabagal-bagal. Kung gusto mo matuto mag-talk agad, kailangan may invite ka na agad. Tama ba? Kasi yun yung pagpapraktisan mo. Okay, kung hindi man mag-join, okay lang, yung mindset mo, at least natuto ka, na-practice ka. Nag-gets po. Okay? So, attend all trainings, activities, mentoring sessions, strategy seminars, have a good learning and listening and lecturing attitude, GLMA, yan mawawala. Read books, listen to talks, watch inspirational videos, apply. Minsan sa atin dito kung bakit tayo nag-grow, kasi kung ano-ano video pinapanood natin eh. Kung ano-ano vlog yung pinapanood natin, sinapanoorin natin, mga trainings, mga live videos, tama-mali. Oh, kaya huwag kang magtaka kung bakit ganyan ka pa rin hanggang ngayon. Kasi mas marami pa ang oras sa ibang bagay. Ano sabi ni VP? Ano nga yung principle of ignorance? Tama ba? Yung last training niya ng Saturday? Diba? Ang mga artista ba, may time ba sila sa network marketing? Nanonood ba sila ng mga training ng network marketing? Wala, kasi ang focus lang nila doon sa field career nila. Tama ba? Ang mga scientists ba, may alam ba about sa ano sa pag-architecture? Wala, kasi ano nila, scientist. So ikaw, ano ba ang profession mo? Network marketing, bakit mas marami ka pang oras sa ibang bagay kaysa doon sa mamold mo yung ano mo, yung sarili mong craft, alam mo yun, yung skills mo. Nagigets po? Okay? So ako po, ang ginagawa ko talaga ay always listen to the training. Kasi makikita yan eh. Tinan mo yung YouTube account ng mga ano mo, yan. Diba? Kapag mga laman yan, mga ano, Coco Melon ni anak yan. Diba? Mga ganun. Okay, pero kapag kung ano-ano yung mga nakalagay dyan, ibig sabihin, mas marami siyang oras doon kesa sa aralin ni negosyo. Tama po ba? Yung mga pinafollow mo, puro mga kalokohan. Tinan mo, nakaloko-loko tuloy yung resulta mo. Tama ba? So, kailangan mo talagang magkaroon ng ano eh, ng, alam mo yun, ng standard. Diba? So, pinili mo ganitong career, gusto maging successful sa ganitong career, kailangan, aralin mo talaga siya. Diba? Kailangan, ito talaga yung focus mo. Invest in knowledge, yeah. Practice to have a positive mental attitude, be high negative capability. Okay? Ibig sabihin yan, kahit anong negative dumating sa'yo, dapat hindi yan makita sa'yo. Okay? Kaya mong dalhin. Okay ba yun? Okay, kaya mong dalhin. Okay? So, huwag ka magpadala sa problema. Okay? Next natin, learn, ayan. Okay, learn to present as soon as you can. Okay, number one yan. Okay? So, meron tayong tinatawag na shadowing. That's the best way to learn how to present. Yung shadowing, yung sasama ka sa mga mentors na may mga talks. Tama po ba? Pero privilege po yun. Kasi hindi naman pwede lahat isama mo. Diba? Sampu kayo, isa nito talk. Para naman ano yun. Diba? Para naman ko-order nyo yun. Diba? Baka umalis na yun. Matakot. Diba? So, syempre, pag-invite ka isa, privilege yun. Dami-dami mga dami sa mga ka-witness ng talk na yun. Kasi ko yun nandun. Shadowing ang tawag doon. Halimbawa, nandito ka sa office. Diba marami nagtotalk dito? O, doon ka lang sa likod ng ano ng client. Nakikinig ka lang. At least, matututo ka. Okay? So, ganito lang kasi kayo paano yung duplication. Sino dito gusto mag-duplicate sa mga downline? Okay. So, kung may downline ka na, ganito gawin nyo. First thing is, I do with you watch. Hindi pwede siya muna. Pakita mo muna. Para sa mga ano lang yun, sa mga work, di ba hindi naman pwedeng trabaho ka na, di ba minsan nag-observe ka lang, di ba mga ganun, student teachers, sa school, di ba, pag tinuturoan ka sa trabaho, so ganun lang din, okay, I do it, you watch, invite ka, pakinggan mo kung paano ko mag-present, at least 5 times, ganun po yun, okay, and then, next thing na gagawin natin, you do it, I watch, hindi mo pa kaya lahat yung present, at ikaw muna sa product company, tama ako sa marketing plan, tama ba, unti-unti, hanggang sa totally, makaya mo na lahat,
Pero kailangan, nandun pa rin mentor mo para may magsasabi sa'yo alin dapat mong improve. Kasi there's always a room for improvement. Tama ba? Hindi pwedeng feeling mo, eto na yun, kailangan willing ka magpatik ng constructive criticism. Tama yung mga ganun. Okay? So kailangan open ka dun. Ganun po ba kayo? O pagka kinokorrect kayo, nagagalit pa kayo. Sabi mo, bakit? Magaling ka? Ikaw na. Diba mga ganun? Diba? Okay, kapag kinokorrect ka, ibig sabihin, mas gusto ka pong mag-grow ng tao na nag-correct sa'yo. Mas pag hindi ka kinokorrect, wala siyang concern sa'yo. Ganun lang siya kasimple. Nagigets po? Okay. So, then next thing na gagawin nyo, we do it with someone else. Ibig sabihin, siya din, ginagawa niya rin yun sa iba. You, I do it, you watch, you do it, I watch. Pag ginagawa niyo sa iba, ginagawa mo rin sa iba, naduduplicate kayo. Dumadami ngayon ang mga magagaling na networkers, leaders sa organization niya. That's the goal. Okay po ba yan? May natutunan? Yes. Okay, aspire to be the best. Okay? Huwag kang mag-settle lang sa hanggang dyan lang ako eh. Hanggang mover lang ako eh. I-goal mo talaga mag-rank up ka to Sapphire. Goal mo mag-ruby ka. Hanggang sa mag-diamond ka. Crown Alpha Mentor ka. Nagigets? Kung hindi mo man ma-hit ngayon, okay lang yan. Ibig sabihin, kailangan mo lang din ulit i-target na i-target. Hindi ka iinto hanggang hindi mo ma-reach yung Crown Alpha Mentor na rank. Tama po ba? Isipin mo ito, may nag 1 million na, almost 1 million na nga, ama, diamond rank pala. What more pag Crown Alpha Mentor rank na? Tama po ba? So, ang point is, kailangan ikaw, lagi kang may goal, unlimited. Hindi pwede na forever ka na ganyan. Hindi pwede pagka Elite Executive Awards, lagi na lang tayong chuwariwak. Gusto nyo ba lagi lang tayong chuwariwak? Tagapalakpak sa mga nakaupo sa trono? Okay, di ba ang goal mo, i-aspire to be the best. Wala pong masama na mag-aspire ka to be the best. And very important na mag-aspire ka na maging best. Bakit? Kasi ikaw yung titingnan ng mga downlines mo. Tama ba? Ikaw titingnan ng mga downlines mo. Pag-achiever si Apply, i-goal din ng mga downlines na maging achiever din sila. Tama ba? Pag si Apply hindi achiever, isipin mga downlines si Apply, hindi achiever tayo rin. Nagigets? Ganun lang ang simple yan eh. So ang goal mo, be a top performer so your downlines will follow you to be a top performer also. Tama po ba? So, hindi ka naglalabas ng kotse kasi gusto mo lang. Naglalabas na ng kotse kasi gusto mo ma-inspire yung downline mo eh. Tama ba? Hindi ka naglalabas ng resulta para sa iyo lang. Hindi, para sa downline mo to kasi gusto mo ma-inspire mo sila. And the only way para ma-inspire mo sila, magkaroon ka ng resulta. Because end of the day, result speaks. Hindi mo kailangan yung totoan ng 100 litanya. Pag nakitaan ka ng resulta niyan, susundin at susundin kung ano yung ginagawa mo. Tama po ba? Because people cannot argue with success. Ang isang tao resultado, tao successful, kahit anong sabihin niya, pakinggan mo. Tama po ba? Kasi meron ginagawa yan kung bakit yan naging successful. Tama po? Okay. Then, have the responsibility to know and teach your downlines. Responsibilidad mo po yung lahat ng nasa ilalim mo. Okay? Hindi mo po ipapaato sa upline mo. Ikaw po ang nagbulabog sa mga pangarap na mga yan. Kung bakit yan sumali ka, gagawan mo. So, dapat make sure mo na dapat nabibigay mo yung best mo para sa kanila. Para at least end of the day, kung mag-quit man sila, hindi sila maging successful, hindi mo kasalanan. Kasalanan nila kasi binigay mo yung best mo, sila lang hindi nagbibigay ng oras sa'yo. Tama, mali. Okay? So, ensure that your downlines have enough know, okay, how and motivation to succeed. And teach others as well, this is a duplication. Okay? Look and act best at all times. Give a warm greeting to any new members. IAM handshake. Ano ba yung IAM handshake? Pakita ko sa inyo yung IAM handshake. So, example, si Ate Lenina. Tama? Okay, so ganyan, then ganyan. Okay, okay na pa gawin nyo sa, ano nyo katabi nyo? Okay, kung kaya katabi nyo, IAM handshake. Okay, yan. Tapos ganyan. Okay? So, ibig sabihin yan, pag nakita kayo sa mall, ka-IAM yan. Tama ba? Okay? Ganun lang lang ang ganun. Okay? Babae. So, kahit ganun lang, ibig sabihin, ka-IAM yan. Yun yung IAM handshake. Okay? Alam na, IAM handshake. Okay. So, yun yung IAM handshake. Okay? So, be in proper business attire. So, as much as possible, pag ginagawa may negosyo, you have to improve your image. Tama po ba? Okay? Kailangan mo improve yung image mo talaga. Kung hindi mo improve kailan, di ba? Improve mo na agad yan. Okay? Reject confidence and high energy. Okay? And smile. Okay? Kailangan dito, lahat ng mga tao dito, nakangiti. Okay ba yun? Para pagka kunyari, may dala kang invite mo, ganda naman dito yung mga tao, mga mababait. Tama? Kasi pag nakangiti, mga mabait eh. Tama? Okay? So, ngiti-ngiti lang. Okay ba yun? Yes. Ayan, hindi lang mga katabi mo. Ayan, okay? Parang ano ha, bumisi lang.
Okay? So, this continue. Okay, ibig sabihin kailangan nun, kasi na-attract mo yung positivity eh, pag lagi ka nakarente eh. Tama ba? Tsaka ang hirap po mag-network ng ano, malungkutin lahat, no? Di ba? Parang lagi may kaaway. Okay? Di ba? So, kailangan lang po, lagi lang tayo masaya. Okay? Kasi magulo na nga sa labas, tapos pagdating dito, yung mga tao parang may problema din sa buhay. Tama ba? So, hindi ka ma-motivate. Okay? So yan, follow your team's system consistently and wholeheartedly. Kailangan ikaw ay marunong mag-discuss ng manual. That's the do's and don'ts. Alam mo paano i-discuss yung protocol kung wala kayo ng copy? Okay? Distributor's code. Yung training programs natin, Monday to Saturday, 8 PM, consistent po yan. As much as possible, if you have new member, dalhin niyo po sila dito. Malileverage po kayo nun sa mga mentors. Imbis na ikaw yung magsalita, may mga mentors na magsasabi na mga dapat nila malaman for you. So, ang goal mo lang, magdala ka lang na magdala. Okay po ba yun? Okay, be active in Jesus and Viper Group to motivate others also. So, every morning and evening, greeting codes, congratulate, our teammates are enough. So, kailangan po maging culture yan. Okay po ba yun? So, kailangan ikaw mismo, pag kunyari, amazing morning, bakit ka din? Kunyari, may PA, congrats. Huwag yung parang, may PA sila, huwag natin i-congrats. Tapos pag ikaw may post ko, gusto mo gino-congrats ka, di ba? Di ba, medyo self-centered ka sa part na yun, okay? So, kailangan ikaw din mismo, dumating ka sa point ng pag-network mo na nagiging masaya ka sa resulta ng ibang tao. I understand ko, ikaw yung tao ngayon na gusto mo, ikaw lang masaya sa resulta mo. Tama po ba? Pero kailangan mong mag-matured. Di ba, kailangan masaya ka sa resulta ng ibang tao kasi pag nagkakaroon ng resulta yung cross-line mo, naapektuhan yung pagbibili ng network mo. Tama po ba? O, tina mo, nung may naglabas ng sports car kahapon, na-motivate ba yung mga downlines mo? Na-motivate ba sila o hindi? Di ba? Okay, gigil na gigil sila. So, kung baga, yung resulta ng iba, nagagamit mo somehow to build your network. Okay? Kaya dapat maging masaya tayo kapag may mga nagiging successful sa paligid natin. Okay ba yun? Ayan. So, then, do not post your new members. Ayan. Be active in bandings and mentoring is part po ng pag-build ng network. Hindi lang yung basta nagtitraining na uwi na. Yung part din po, yung nangangarap kayo, kumakain yung 7-11, habang pakain kayo ng peno, yung balot, narilis, magkakakotche rin tayo. Pinagdaanan namin lahat yan. Di ba, sabay-sabay kayo naglalakad, nagre-reminis kayo. Di ba, hanggang sa magkakotche kayo. So, part po ng bonding natin yun, yung mga overnight. Di ba, dyan natututong mangarap ang bawat isa. Kasi, wala ka na may kita ng, or ano yun, ng environment na ganon. Wala eh, only na yung worldwide eh. Kasi pansinin, may mga barkada mo sa labas, ano pinag-usapan? Mga problema, mga bayarin, ano ba? Mga, kung ano-ano pang mga bagay-bagay sa buhay na hindi nakakatulong para makuha yung pangarap mo. Tama po ba? Okay, so very important po yun na mag-take ka ng time sa right environment. Do not post your new members big fish in public. We're silently but aggressively. Take care of your downline. So, I believe in your team. Part yan. Naniniwala ba kayo sa team nyo? Nalalaki din yan? Yes! Okay, di ba? Kasi baka mamaya sabihin mo, mas maganda yung team nila. Di ba? Huwag mo i-compare. Okay, lalaki din yung team nyo. Basta maniwala ka lang. Okay? Number 11, ayan, dapat tayo matapos. Requirements or tips? Pag ikaw ay simula sa negosyo na to, buy a good pen. Hindi pwede mga parang yung mga panda, tapos yung 10 pesos sa mga tulay, tapos may kagat pa, tapos pamapila pa, payaman po tayo dito, kuha po kayo ng Jake, di ba? Okay, invest ka sa planner and notebook, training cell phone book, kasi lahat po yan, mamamana ng mga downlines nyo. Alam niyo ba yung mga trainings po namin ngayon, nakuha lang namin sa mga notes, so if wala kami nun, wala kami matitrain sa inyo ngayon. Okay? Learn to take down notes, recordings, mentoring, sharing. Kasi kapag kunyari, bumabiyahe ka, instead na nakikinig ka ng mga kuha ng kanta, pinapakinggan mo yung mga trainings, mga talks, magagamit mo yan. Okay? Ayan, upgrade. Upgrade ka. From clearbook, magiging ano, magiging iPad. Tama ba? Yes. Magiging phone, yung close, yung watch, etc. We are in network business. We sell ourselves. Before bilhin ng tao yung negosyo mo, ikaw muna yung binibili nila. Tama po ba? Ganun po siya kasimple. Yeah, hindi lahat nag-join dahil sa ganda ng kumpanya, dahil sa ganda ng kitaan. Nag-join sila because of you. So you have to improve, you have to invest in yourself. Invest ka sa damit mo, sa mindset mo, sa itsura mo, lahat-lahat. Kasi ikaw yung binibili. Secondary na lang yung kumpanya. Dapat maintindihan po natin yan. Okay, open your 2 bank account, savings and for daily expenses. Okay, so ganito lang yan. Sample, sa 100%. Okay? Pwede mong gawin doon, ano, 40% savings, 20% investment, ibig sabihin, bilhin ko ulit ng mga gadgets, tapos 30% sa expenses mo. Alam mo yun? So, ganun po yung example. So, kailangan meron kang pinaglalagyan. Kasi pag wala kang bank accounts,
O, nag-encash ka, 100,000, nakapal-kapal, pantuwa ka. Mga isang linggo lang, nipis na ulit, saan kaya napunta? Di ba? Okay, so invest ka po dyan. Treat your team once in a while, but do not spoil them. Okay? So, ganun po yan. Tapos, kasahapi, eh, kanina lang, ginawa namin, yung team yin yang, di ba? Nakaharap talagang, ang sarap, di ba? So, yung mga nakasama, di ba? Kamaro, nakakaharap ng kamaro, grabe, nakakabali mo kaya. Di ba? Hindi naman lahat ng tao nakakahawak ng kamaro eh. Di ba? Hanggang picture lang. Ikaw, nakita mo, na-picture mo, nasakyan mo. So, iba yung feeling. Kasi kami po, ganoon din kami before. Ang dami namin yung mga kasahapin. Di ba? Misan, di pa kami ni-entertain eh. Nung mga, ano, mga ahente. Kasi yung mga suit namin, mukha lang kami yan eh. Di ba? Mukhang magdanako ng kotse. Pagpunta kami ito, mga naka-ano lang, di ba? So, ang sarap kasi pag nabibisita mo yung pangarap mo. Tama, mas nabubuhayan ka. Tama ba? Mas nagigigil ka. Tama po ba? Kasi mga pangarap natin, gawa na yan eh. Tayo na lang iniintay eh. Tama ba? Yung magandang bahay, puntahan mo, papicture ka. Di ba? Kasi ikaw na lang iniintay niyan. Mas magkakaroon ng inspirasyon para kumataw. Ayan. Then, keep in mind the law of sowing and reaping. What you sow, you will reap. Kung nagtatanim ka ngayon, may aanihin ka. Kung wala kang tinatanim everyday, wala ka rin pong aanihin. Tama? Magdi-December na, bare months na. Naku, maraming mga good news. Eh, kaso wala kang tok. Ano ang anihin mo pag lumabas yung mga good news? Tama mali. Kaya ngayon pala, talk ng talk, present ng present. Okay? And always, pray. Okay? Kasi minsan kahit binibigyan mo na yung best mo, lahat-lahat, dipili mo, wala pa rin nangyayari. Kasi baka mamaya, kulang ka sa prayers. Tama? Kaya hindi niya binibigay. Minsan kahit di naman todo hataw, pero lang pe-pray ka, binibigay talaga. Okay? So always pray. Okay? Pag-ising pa lang sa umaga, okay? Pray ka na doon para maging maganda. Huwag mo na phone. Minsan kasi phone agad eh. Di ba? Kung agad yung ano mo, di yung sumakit pamata mo, di ba? Dilibdil, tapos bulang notification ka agad, di ba? Okay, so kailangan, pray ka muna, mag-ano ka muna, freshen up, then kain ka muna before ka mag-phone. Yung pinaka-the-best way. Okay? So, then, marami ba natutunan? Announcement na lang tayo. Announcement natin last day tomorrow of our payment for our upcoming break recap. Okay, this coming November 20 to 24. Sino dito naka-register na? Taas ang kamay. Up to 50 slots lang po yan, and I believe mga 20 slots na lang ata ngayon, o 10 slots na lang. So until tomorrow po yun, okay? So kailangan po talaga makasama kayo dyan. Ito po yung batch 1 ng Break Free, ito po kami ngayon. So almost 80% po ng mga naka... Batch 2 ata to? Batch 2 ata to? Batch 2 ba yun? Batch 1? Oh, batch 1. O, di ba? Almost 30%. Tama ba? Almost 30% po ang... 80% successful, lahat ang sports car, nag-start ko yung mga walang kotse. Palakpakan nyo naman. Okay? Nag-train nyo na kayo tuloy-tuloy. Okay, huwag ka lang mawawala. Okay, kasi pag nawala ka, mawawalan ka. Okay, ngayon, meron po isang magte-testimony dito about Break Free. Ano yung nangyari sa kanya? Okay po ba yun? So, I believe siya yung isa sa mga last batch ng Break Free. So, nag-declare na mag-ramp up, nag-declare na magka-kotse. So, tanongin natin kung ano ng update. Okay ba yun? So, to give us some inspiration kung ano nangyari sa kanya about Break Free, palapakan natin Mentor Blanca Peralta. Amazing morning! Amazing morning! Ayan, my name is Blanca. Background ko po, ano, negosyante dito sa IAM Worldwide. Ayan. And then, gusto ko lang i-share kung ano pa ang meron sa Break Free. Sino mga naka-attend na ng Break Free dito? Ayan. So, anong meron sa Break Free? Pwede ba natin isigaw, ay grabe, malupit, ibang klase. Okay lang ba yan? Yes! Okay. So, anong meron sa Break Free? Ay grabe! Ibang klase. So, sobrang, dahil nga sa Break Free na to, napasuffer ako. Ayan. So, yun naman ang nag-DM sa akin ang nangyari. And then, so, nag-declare din ako na maglalabas din. So, abangan nyo na lang din yung ilalabas natin na yun. Tapos, syempre, ang natutunan ko dito, kailangan nyo lang talaga internalize yung mangyayari dito sa Break Free. Tapos, syempre, unleash your potential. Yun yung nag-ano pa sa akin. So, kailangan talagang, ibigay nyo. Diba? Kaya mga sinabing Break Free, eh. Diba?
So, ilabas niyo yung potential niyo. Tapos, siyempre, alamin niyo din yung deepest why niyo rin. So, yun yung matindi doon. Siyempre, hindi ko na sasabihin yung mga nangyari. Diba? Kasi, siyempre, sikreto yun eh. Sikreto kung malupit yun. So, kailangan, dapat merong suspense, diba? kailangan, ma-excite tayo. Kasi, doon talaga ilalabas yung potential niyo. So yun, for that, thank you so much. Palapakan natin si Member Blanca. Isa sa mga naka-award lang sa yung executive award. So, after niya po mag-break free, nag-suffer, nakapagpa-suffer din ang downline. And then, nag-declare siya yun this December. Dine-declare niya po doon, witness po kami doon sa break free. Abangan na lang po natin. Okay? So, sino dito excited na mag-break free? Ayan, so excited ka na. Until tomorrow po yung last day ng payment. Okay? So tomorrow po is another topic and tomorrow we'll focus more on our skills. So wag mong yun, okay? Okay? Kailangan bukas nandito ka kasi tomorrow is IAM 5 which is itatakin natin kung paano yung prospecting, paano yung tamang inviting, paano yung tamang presenting, closing, and for that is yung follow-up. Okay? So wag po kayo mawawala bukas. Thank you so much for attending our training. See you tomorrow, God bless. Picture muna tayo before tayo.